Narito na ang mga binamanang balita ngayong Webes. Ang Ngulong Bongbong Marcos sa kadagdang dumating sa Washington DC sa Amerika para sa Trilateral Summit ng Amerika, Japan at Pilipinas. Viral video ng dalawang vlogger na may hawak ng mga tarsier, inimbisigahan na ng Department of Environment and Natural Resources. Pasok sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila simula sa susunod na linggo, mas pinaaga para iwas traffic. At sagot ni HS Multimedia star Alden Richard sa mga panunukso sa kanila ni Catherine Bernardo, "What you see is what you get." There's more! Magandang maga mga igan! Webes ngayong April 11. Huwag pa uli sa pag-ikot ng unang ratsyada ng mga balita. Mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Yan ang isa sa mga inaasang tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Washington, D.C. kasama sina U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa makasaysayang trilateral meeting. Mamayang inaasahan dating doon ni Pangulong Marcos at tatalakayin rin daw ang pagpapalakas ng pamumuhunan at negosyo ng tatlong bansa. Bukod sa makasaysayang trilateral meeting, pagkakuro din ang hiwalay na pagpupulong ang Pangulo kina President Biden at U.S. Defense Secretary Lloyd James Austin III. Habang wala ang Pangulo, sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang mga caretaker ng bansa. Mas maaga na ang pasok sa mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila simula sa Lunes, April 15. Alas 7 po ito ng umaga hanggang alas 4 ng hapon base sa resolusyon ng Metro Manila Council. Layan daw ng mas pinaagang pasok, natugunan ang matinding traffic sa NCR at makaiwas sa rin sa rush hour. Inaabisuhan ng MMC ang mga LGU na maglabas ng ordinansa kaugnay nito. Maaga traffic na yun. Maaga lang traffic. Mas aaga, mga alas 5 pa lamang. Hindi, pero at least sa privado, ganun pa rin. Hindi sila sasabay doon sa alas 8. Oh. Na privado naman, di ba? Mm. Malaking ano yun, malaking effective one isang hour ahead. Oras, tama. Pero ganun din ang gising ng ating mga ano. Para nasa isip na nila yung traffic. Maaga na rin. Sana yung serbisyo, ganun pa rin ha? Serbisyo siyempre sa, naman, sa dapat ganun pa rin. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang viral video ng dalawang vlogger na may hawak ng mga tarsier. Ano ang kamuka? Ako ano yung isa? Hinawakan ng magpinsang vlogger ang dalawang tarsier na yan sa Barangay Maligo sa Pulomulok, South Cotabato. Pinuna ito ng netizens. Paliwanag ng isa sa kanila, naglilinis sila sa farm ng kanilang kaanak kung saan nila nakita ang mga tarsier. Inilipat lang daw nila ito kaya nila hinawakan. Pinakawalan na rin umano ang mga tarsier. Humingi rin siya ng patawad. Nakumpirma na raw ng DNR na pinakawalan na ang mga tarsier pero magpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Base sa GMA Integrated News Research, sensitibo ang mga tarsier kapag hinawakan at minsan nagsisuicide kapag hinuli. Oo, yan so, hindi protected areas itong lugar. Hindi, hindi. Farm nila eh, privado nila. So, ba't naligaw ba yung mga tarsier? Naligaw. At least nag-survive sila. Kaya lang, napaka-ano yan? Nag-suicide talaga yan. So, anong gagawin yung kunyari? Nagpapangas ka niya, no? Itawag sa DNR. May bolo, tumawag ka. Huwag mo nang galawin kung nasaan ba. Nakaano siya isang ano. Huwag mo nang galawin niya kung saan siya naka-yakap. Ganyan, naka... Oh, ito, isa na namang motorsiklo na huli cam na nag-counterflow sa Skyway. Sa dashcam video ibinigay sa Mobility Network na visor, ayun o, bigla sumulpot ang isang motorsiklo sa harap ng sasakyan. Nangyari yan sa Balintawak exit na naman ng Skyway. Sa isang bahagi ng Skyway, Balintawak exit, makabanggaan naman ng motorsiklo at ang motoristang nagbibideo. Nag-counterflow din ang rider. Ba? Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, magdadagdag sila ng mga plastic barrier sa NLEX at Skyway off-ramp para mas mahirap na mag-U-turn ng mga motor. Ayon naman sa Skyway Operation and Maintenance Corporation, malinaw na binaliwala ng rider ang protocol sa traffic regulations sa naturang kalsada.
Nagipag-ugnay na sila sa MMDA at sa lokal na pamahalaan. So, hindi dumaan sa toll to. Hindi. Nag-U-turn. Ang sinasabi kasi nung isang rider, nagpaliwanag siya. Naligaw. Yung Waze eh. Mm. Pinapakanan daw siya. Hindi niya alam na Skyway, ang hindi alam na NLEX ang pupuntahan niya. Alam mo, for some reason, pag gumagamit nga ako ng Waze dito sa pagnasa Skyway, pinapa-right, right turn ka, left turn baka ka. Baka hindi pa alam ni Waze yan, no? Baka hindi pa alam. Hindi, may nakalagay doon na biglang magiging puti. Ibig sabihin, magbabago ka ng ruta. Ewan ko lang bakit. Baka may mali doon sa ano nga. Pero siguro, habang nakatingin sa cellphone, hindi na niya nakita yung, mabilis, yung signage na hindi ka na pwede dyan. Paano nga ba yan? Pero hindi, parang di ba pa. Anyway. Hindi ang problema kasi yung pinasok niya, counterflow eh. Alam niya, counterflow. Sana kung paayon sa kanya, kaya lang counterflow. So, saka yung ano, well, hindi man two-way eh. Ito ba yung naligaw lang o talagang sinadya? Eh yun, yung sinasabi kasi yung isang napadaan eh, nag-U-turn sila eh. Okay. Samantala, wala na pong extension ng PUV consolidation. Sabi yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, sa April 30 na ang huling palugit para makapag-consolidate ang mga PUV sa ilalim ng modernization program ng pamahalaan. Sabi ng Pangulo, tiniyak ng pamahalaan na hindi mabigat ang babayaran ng mga driver at operator. Dati nang inaalmahan ng ilang transport group ang PUV consolidation dahil nawala na sa kanila ang prangkisa ng kanilang pampasaherong sasakyan. Pero dati na rin iginiit ng pamahalaan na hindi na mapipigilan ang consolidation sa initial stage sa PUV modernization program. Pag-usapan pa natin yan mamaya kasama ang grupong Piston live. Talaga kaya? Wala na? Ayaw naman nila eh. Susunod namin ihihirit, bus at motorsiklo. Na naman, nagkabanggaan sa gitna ng EDSA busway. Busway? Eh, ginagawa ng motor. Dumaan yan. At lalaking senior citizen sa San Vicente, Ilocos Sur, namatay dahil umano sa heat stroke. Magbabalik pa unang hirit. It's not easy to uncover the truth. Madalas may mga nasasaktan eh. So bilang mga mamamahayag, kailangan mo ipaglaban yun. Lalong-lalo na dahil sa nagtitiwala sa atin ng publiko. And we serve the public through this profession. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Yung mas malaking misyon ay yung ipaunawa sa mga nanonood, bakit tumataas yung presyo? Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa tagarang aksyon sa mga problema? GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sobrang cute yung pamangkin mo. Mo rin. Antatalanta talaga. Wow, thank you, Cloud7. Of course, Cloud7 ng GMA Sparkle Artist Center. Alright, ito naman mga kapuso. Kakascroll mo eh, napa-invest ka na rin ba online dahil mabilis daw tutubo ang pera mo? Nako, mukha bang easy money yan. Pero easy rin itong maglalaho dahil ikaw pala ay naloko na. Ito nga at iba't ibang money problems at money talks, pag-usapan natin sa Money Fest. There you go. Okay. Yan yung nga ba ating segment na ito. Totoo, common sight to ngayon, partner ha. Maraming nahuhook sa investment program pero hindi na rin yan pinapalampas ng mga manluloko. Let's watch this. Nako. May kanya-kanya tayong experiences. Grabe, wala nang magtira sa akin. Paano dumaan na yung pera sa palo? Halina't mag-invest ang inyong pera tutubo ng triple in just one week. Sige. Sumali na po kayo. Yeah, maraming salamat po sa nag-share ng ating live. Ayan. Sige. Ito ba yun na one week lang to triple yung kita ko. Oo, Jessica. Totoong totoo. Ito nga, tignan mo. Maraming nag-invest sa amin. Hindi ba yan, Scott? Pero parang hindi. Ayan, tignan mo. Yan yung mga nag-invest sa amin. Na yumaman instant. Grabe, di ba? Instant? Uy, wow. Parang too good to be true to, ha? Kung ako sa'yo, sumali ka na lang. Malalaman mo. Sige. Ligan. Parang tinala kita. Uy ka. Hello po, ayan. Ayan, so may bago na agad tayong member. May bago akong recruit. Yes, ka! Hello! Ito na! Pinangako namin sa'yo na uno mong payout. Malaking tulong to eh. Pero ano mo, Jessica? Kung gusto mong mas malaki ang kikita eh, kailangan mag-invest ka din ng mas malaki. Isipin mo ha, kung mag-i-invest ka ng 50,000 pesos,
in just 1 week, ikita ka ng 150,000. Ano, laki naman yata ng 50,000. Pabalik din yan, maniwala ka. Sige. Salamat, salamat. Isipin mo, Cheska, in just 1 week, titripla yung kita mo dito. Magtiwala. Iga, narito pa mga dagdag na mga balita ngayong Huwebes sa ating checklist. Mainit na temperatura ba? At mga panandali ang ulan ang aasahan ngayong araw. Narito si UH Weather Presenter Anjo Perchera. Paliwanag mo yan, Anjo. Teammate, good morning mga kapuso. Wala po tayo namamataang sama ng panahon sa lobo labas ng ating Philippine Air Responsibility. Ayon po sa PAGASA, easterlies pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa bansa. Hindi lang po mainit na temperatura ang dinudulot niyan, kundi pwede rin ang mga panandilian at biglang ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa po, kasama dyan ang Metro Manila, ang makararanas muli ngayong araw ng maayos sa panahon at mababang tsansa ng ulan, maliban na lang po sa ilang lugar na posibleng magkaroon ng light to moderate rains, lalo po sa madang hapon o sa gabi. Sisikat na po ang haring araw bandang 5:45 a.m. at lulubog naman po yan mamayang 6:10 p.m. Ingat po tayong lahat, mga kapuso. Ako po si Anjo Pertiera, ang inyong UH Weather Presenter. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. Bunsod pa rin ang matinding init, nagpatupad na rin ang adjusted school hours ng iba pang lugar sa bansa. Gaya sa San Marcelino, Zambales, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Magpapatupad naman ang half-day class sa bayan ng San Antonio, Zambales hanggang bukas, mula yan daycare hanggang high school sa lahat ng public at private schools doon. Dito sa Metro Manila, nagpapatupad na ng adjusted class hours ang ilang lungsod. Nakatakdang magpulong ang Metro Manila Council para mapag-usapan at hanapan ng solusyon ng epekto ng mainit na panahon sa mga estudyante. May dalayan yung pag-uusap at mag... Tsaka ba't kayo iba nagsususpend? Wala na summer. Kasi pwede naman alternative learning. Oo nga, di ba? Mayroon naman online. Di ba kapag nagsuspend, ano? Biglang online sila. Baka problema pag online, takawan ng gadget yung mga bata. Ganun. Posible. Samantala, pasado alas 12 kanina, dinig ng magnitude 5.1 na lindol ang Dolores sa Eastern Samar. Tectonic ang dahilan nito ayon sa FEVOX. Mag-ingat po sa posibleng aftershocks. Paalala sa mga motorista, balik number coding na po tayo ngayon, ha? Huwebes ay sa MMDA, sakop ng number coding scheme. Ngayong araw, mga sakyan, nagtatapos ang plate number nyo 7 at 8. Bawal sila sa kalsada sa Metro Manila mula 7 a.m. hanggang 10 a.m. At mamaya ulit 5 p.m. hanggang 8 p.m. Scented sa number coding ang mga PUV, TNBS at motorsiklo, pati ang mga truck ng basura, truck ng bumbero, fuel truck, marked government vehicle at media vehicle. Excepted din ang mga sakyan may dalang essential at perishable goods. Bawal si Gob, ha? At dahil back to work at back to school ng karamihan, silipin natin kung traffic na ba. Unahin natin Commonwealth Avenue. Yan pong mga sasakyan nakikita ninyo. Direksyon po yan, papuntang Quezon Memorial Circle. Maluwag pa naman ang dali ng trapiko as of 5:44 this morning. Pero sa mga daraan naman sa EDSA, narito ang sitwasyon sa EDSA Kamuning. Ayun, mabigat na po ang southbound natin ito. Yan yung mga patungo Makati, yan yung nasa kanan. Yung, parang nakapark lang sila, hindi gumagalaw halos. Southbound po yan. At ang kaliwa naman, patungo Monumento, northbound, moving naman. Pero may volume din tayo nakikita. Samantala, abangan sa unang balita. Bayan ng San Enrique sa Negros Occidental isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. At ang giant pusit na nahuli sa Pasacao, Camarines Sur at giant tahong sa Chile. Magbabalik pa ang unang hirit.
Bukod sa pagiging patas, tungkulin ko na rin labanan yung kasinungalingan, propaganda na laganap ngayon. Hindi na sapat yung magbalita lang ng tama eh. Responsibilidad na rin naming hanapin at itama ang mali. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Invested kami sa kwento. Nasaan kaya si Kim? Kaya nga, Kim, nasaan ka? Uy, pero ginalingan nilang dalawa, ha? Oo, at si Kim, makatotohanan. Oo, Oy, Kim, ha? Pero, may career ka dyan. Mga kapuso, characters lang po nila yan, yes. Ha? Hindi talaga bang, hindi talaga scammer si Kim. Life, oo, totoo. Eto na nga, para makaiwas sa mga ganitong klase ng scam at mamamanifest natin ang pag-i-invest ng tama, kasama natin ang financial expert na si Tyrone Charles Solly. Good morning, Sir Good Tyrone. Morning. Good morning po. Welcome to Unang Hirit. There you go. Sir Tyrone, bakit ba maraming napapaniwala ng mga money-making scam na to? Oo, kasi karamihan sa tao gusto nila yung quick money, you know, yung mabilis ang pera. So that's why kapag nag-offer sa kanila ng mga malalaking returns ng investment, naiengganyo agad sila para pasukin to. Tsaka short term lang meron agad balik, di ba? Kahit ako naman eh, di ba? Maiengganyo ako mag-invest. Yes, naaakit ang marami kasi yung investment, no, doble raw ang pera. Ilang linggo pa lang o kaya ilang buwan, no? Tapos ano bang tubo ng pera ang masasabi natin na too good to be true at yung legit? Okay. Siguro anything above 2% on a monthly return, no, kailangan busisiin natin to. Paano nila pinapatakbo yung negosyo? Paano pinapakita yung pera na ininvest mo? Kaya ba talaga mag-generate ng ganong kataas na return? 2% a month? A month. So, okay, kailangan lang busisiin. Kailangan busisiin. Alright. Ito, para aware po ang mga nanonood, ano ba yung madalas na scam na pwedeng ma-encounter? Or yung regular na pwedeng... Pinaka-common dito yung tinatawag natin na Ponzi scheme, no? Kung saan yung mga scammers na to is nangangalap ng mga investors, pangangakuha nila ng malaking return. Mm-hmm. Tapos sa umpisa, para magpatuloy na investment ito is... magbibigay sila ng ibabalik. Return, ibabalik. Pero pagdating, sa una lang. Mga isa o dalawa po, no? Oo. Pero pagdating sa mga susunod na, wala ng return. Maglalaho na lang na parang bulay yung mga especially tao. Especially minsan, di ba, sir, may parang, kunyari, pag, uy, totoo nga, nabalik yung pera mo, yung susunod mo, lalakihan mo na investment, doon na sila mawawala. Ayun, mukhang speaking from experience ang ating partner, totoo, no? Totoo. Ponzi scheme, iwasan natin mga kapuso, yan. Tips naman po, Sir Tyrone, halimbawa, may naipon kang kaunti, gusto mong palaguin. Paano mo po ito gagawin na nang hindi na isa-scam? Okay. Una, kailangan mong malaman kung ano yung background ng mga taong nagpapatakbo ng negosyo. Pangalawa, kung registered ba sila sa SEC or DTI. Mm-hmm. Tapos pangatlo, paano nila pinapaikot yung pera na yon, no? And lastly, kailangan bisitahin mo rin yung office nila kung nag-e-exist ba talaga. Baka mamaya sa internet lang yan. Pag binisita mo, hindi pala totoong dun pala yung address nila. Ang daming fake news sa internet. At saka lapitin talaga tayo ng disinformation. Fake news, Sir Tyrone. At dapat talaga huwag basta-basta magtitiwala, no? It's money that we're talking about. Yes, other tips. Good morning, UH Barkada! Good morning! Ba, nausog-usog kayo, ha? O, gising-gising na po at balik trabaho na marami, eskwela. May pasok na po, tapos na ang inyong mga holiday, ha? Ayan! Bitin ba ang bakasyon o ganado na ulit pumasok dahil nakapagpahinga? Dapat always mataas ang energy, di ba, guys? Sa mga palis ng bahay, sigaw pa dyan! Pwede pa rin kayong updated sa mga ganap sa Unang Hirit dahil mapapanood nyo pa rin ang aming live stream sa Facebook, TikTok, at YouTube. Pero mas maganda, TV. TV, syempre. Please check out din ang GMA Public Affairs YouTube channel. Naroon din po kami. At syempre sa mga nasa bahay, sama-sama pa rin tayo at marami kaming sorpresa at pa-premium inihanda para lang sa inyo. Simulan natin, Team Bahay. Para makarami tayo, narito pa mga mag-partner na. Lalo magpapaganda pa sa araw ninyo, si Morning Sunshine Shaira at Morning Opa Kaloy. Mukhang busy tayo dyan, ah. Alay, trabaho tayo! Ito na, working po! Ayun, no? Abang nag-e-enjoy dahil may pagkain natin. Oh, good morning, mga kapuso! Hi, good morning, mga kapuso! Nako, ito na nga, good morning po sa lahat. Yung H Barkada! Nako, maluluto na tong almusal natin! Nako, amoy pa lang! Nako, partner, ano? Overload sa sarap at sa amoy. Amoy pa lang ay nakakagising na. Ang menu natin today ay ang masarap, malinamnam, at mainit-init na pares. Woo! Paborito ng lahat! I know, right? Teka, maglagay tayo dito. Ayan, ako.
Napakahalaga naman ang sarap nito. Tapos napartiran mo pa ng sinangag, no? At ibang klase itong Paris na to natin. Dahil balita ko, sobrang haba ng pila para makabili nito. Totoo yan. Ay, trending ko ang araw, partner. Kaya pala si Chef JR ay nauna na sa pila. Buti pa si Chef! Saan yung pila na yan, Chef JR? Eh, kami, meron kami exclusive dito. Nauna kami dito. Ah, okay, ito mo. Grabe yung pila. Saan ba? Wala oras Uy! Sa pinipili to. Oo nga eh. Guys, saan yan? Nagtataka Shafi, rin ako eh. Ano ba to? Hindi ko rin. A blessed morning sa inyo dyan. Ewan ko kung nasan ako ngayon pero... ma'am, excuse me po. Yes po. Ano po itong pila na to? Ha? Pila? Pila po ito sa Parisan ni Diwata po. Diwata? Opo. Sino po yung Diwata? Ay, hindi niyo po kilala si Diwata. Ayun po siya, oh, nandun siya. Diwata? Andun siya, ma'am? Opo. Sige, puntahan. Weird. Nakakapagtaka lang yung pila na to. Sino kaya yung sinasabi nilang Diwata? Kasi ang daming tao. Tapos, ito ang daming kumakain eh. Sino ba yung Diwata na yun? Ha? Diwata? Sino ba? Diwata, hello? Sa dami ng tao dito, hindi ko na alam kung sino si Diwata. Ayun. Ayun. Siya na... Diwata, ang reyna ng mga Paris. Diwata? Oh my God, siya nga yun, mga kapuso! Kaya naman pala, ang daming tao dito. Kita nyo, ang daming fans, ang daming nakapila. Eh, talaga naman, siya pala ang nag-iisang Diwata ng mga Paris. We're not worthy po. Maraming salamat. Eto po, sigurado tiyak blockbuster ito. At saka sigurado, pipilahan at kaya... Lagi po namin nakikita ang inyong trending ng mga posts sa social media araw-araw. Correct, correct. Ay mga kapuso, curious na ba kayo? Kasi ako, agaya ng mga kasama natin dito, ay talagang curious na rin. Bakit nga ba patok na patok ang Parisan ni Diwata? At syempre, kung ano-ano pa yung ino-offer nyo. Actually kasi talaga, ang pinupuntahan dito talaga ako, pangalawa na lang yung Paris ko. Kaya pala, I agree. Yan mga kapuso, sabay-sabay nilang tutukan yan at matakam sa Paris Overload ng ating nag-iisang Diwata dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Dali! Ah, sinan mo yung outfit niya, no? Perfect for summer. Wait, pero ilang beses na tayong gustong mag-attempt dyan sa Diwata na yan. At finally, we have an exclusive access with Chef JR. Babalikan natin sila mamaya, mga kapuso. Sa mga kakagising lang tulad namin, good morning po. May pasok na po. Holiday is over. Sa mga papasok sa school, ready na ba kayo sa quiz? Ha? Teka, kakapasok pala, quiz na kagad. Oo, eh. Siyempre, dapat makondisyon na agad ang isip nyo. Pagpasok kaya, heto na ang UH Quiz B! Magtatapat ngayon ang top students at pambato sa National Quiz Bee ng Raja Suliman Science and Technology High School ng San Juan. Naroon nga ngayon sina Miss Lynn at si Kim. Good morning, guys! Hi, Miss Lynn! Kim! Annyeonghaseyo! Kumusta? Balik eskwela na naman, kaya nagbabalik ang mga batang palaban sa sagutan. Ngayong araw, dalawang estudyante ang magpapamalas ng galing dito sa Raja Suliman Science and Technology High School. Game na silang kumasa sa sagutan. Maganda na bumulip sa talas ng kanilang isipan dito sa... UH Quiz B! Susunod na sa unang balita, batang babae sa Talisay Negros Occidental minaltrato at ikinulong pa umuno ng kanyang ina at mga tsuhin. Pa ang unang hirit. Wow. Thank you.
sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi nating kukunin yung lahat ng panig para makatulong tayo doon sa ating mga manonood na makabuo sila ng mas matalinong opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hangga't dumadami yung Pilipino sa buong mundo, dapat nandoon yung GMA Integrated News para maabot sa kanila yung mga very important and timely information. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We will never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. Ngayong 2024, simulan nating fresh ang bagong taon. As in, yung wala dapat iniisip na problema, ha? Of course, naku, marami sa atin may money problems. Kaya pag-usapan natin yan dito sa pinakabagong Money Fest! Alright, sabay-sabay natin i-manifest na ma-achieve natin ang money goals natin. At para mangyari yan, ang una nating dapat burahin ay ang utang. Nako, problema ng lahat. Yung credit card bill ko naghihintay. Pero may papakalim tayo. Ako si Gwen. I'm certified fashionista, laging bida, at syempre, ang it girl dito sa opisina. Ang ganda naman ng bago mong bag. Mahal yan, no? Ano ka ba, girl? Siyempre, mahal to kasi original to, no? Ako pa ba? Papahuli sa uso. Bukod sa bagong bag, may bago din ako phone. Ay, grabe. O, di ba? Ito yung latest, eh. Paano ka naman nakabili niyan? Eh, ang late-late ng nasahod natin. Ay, alam mo, girl, diskarte lang yan. Kinuruan ko muna. Kinulugan ko muna. Inutang ko, pero syempre at least may bago akong bag and phone. Yes, I know. Wait lang, girl ah. Kasi may tumatawag sa bago akong phone. Sure, hello, sis? Uy, Gwen, ano nang balak mo? Nakatagal na ng palaw kitong utang mo, taas-taas na ng interest? Eh, sis, basta magkita na lang tayo later sa mall. Doon na lang tayo mag-usap, okay? Eh, anong balak mo? Kailan mo ko babayaran? Alam mo naman pinag-iikot mo lang yung pera ko? Basta, later sa mall, magkita na lang tayo, tapos doon natin pag-usapan kasi may sale din eh. Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Kabilang dalawang Pinoy sa mahigit 35 sugatan sa sunog sa isang residential building sa Kowloon District sa Hong Kong. Kinumpirmayan ni Department of Immigrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak. Nagtamo raw ng sugat sa kamay ang isa sa mga Pinoy matapos basagin ang isang bintana para makalabas ng gusali. Kritikal naman sa ospital ang isa pang Pinoy. Nakikipag-ugnay na sa mga otoridad ang konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong para mabantayan ang kalagayan ng dalawa nating kababayan. Ayon sa City Hospital, 5 ang patay sa insidente. Hindi pa matukoy ang sanhi ng apoy. Nadagdagan pa ang mga Pilipinong sugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan noong April 3. Sabi ng DMW, umakyat na ang bilang sa 15. Makakatanggap daw ang bawat isa ng 30,000 pesos na financial assistance mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sinintensyahan ng Arizona Court sa Amerika ng 2 pagkakakulong ang babaeng Filipino-American matapos tangkaing lasunin ang kanyang asawang Amerikano. Nahuli ka pa ang paglalagay ng babae ng bleach sa coffee maker na ginagamit ng kanyang asawa. Ayon sa Amerikano, posibleng target ng kanyang asawa na makuha ang kanyang mga benepisyo bilang miyembro ng U.S. Air Force.
Aminado naman ang PhilAm sa krimen pero hindi na siya nagbigay ng karagdagang pahayag. Sumasa ilalim na rin ang mag-asawa sa divorce proceedings. Meron silang isang anak. Hakila kilabot daw para kay Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Ang umano'y napagkasunduan, hindi na maghahatid ang Pilipinas ng materyales para kumpunihin ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Yungin Shoal. Kakausapin daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Huang Zilian kaugnay niyan. Ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi na ni dating Pangulong Duterte na hindi siya pumasok sa anumang gentleman's agreement. Posibleng misinformed daw si Pangulong Marcos. Si Presidential Spokesperson Harry Roque naman, iginiit na ang tinutukoy na gentleman's agreement ay ang pagpapanatili ng status quo sa West Philippine Sea. Nagresulta raw ito sa kapayapaan sa rehiyon at sa maayos na ugnayan sa China. May babala ang Department of Health ngayong kabi-kabila ang swimming at summer outing. Mag-ingat daw dahil maaaring makakuha ng mga sakit at impeksyon mula sa maruming tubig. Ayon ng DOH, pagkatapos mag-swimming sa mga public pool, baligo ulit at magsabon. Sa mga inflatable pool naman, sabi ng mga eksperto, iwasan ang pagsasama-sama ng magkakaibang pamilya para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Pinapayuhan din ng mga resort owner na regular na linisin ang mga swimming pool at gumamit ng chlorine. Kung may makakita ng maruming public pool, agad daw itong i-report sa DOH. You get bacterial infections, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, what we can do is test the water. Kung talagang ginagawa nila yung chlorination and treatment of the water for safety of the public. Mga kapuso, tatlong magkakasunod na araw nang nakapagtala ng 44 degrees Celsius na damang init o heat index sa Dagupan, Pangasinan. Ayon sa PAGASA, mainit talaga sa Dagupan dahil bukod sa coastal area na apektado ng mainit na hangin mula sa dagat, wala rin masyadong puno sa lungsod. Ngayong araw at bukas, posible muling pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan. 43 degrees Celsius naman ang posibleng heat index ngayon sa Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. 42 degrees Celsius naman sa Bacnotan, La Union at Roas Capiz, habang dito naman po sa Metro Manila, particular na sa Pasay City, ay posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang damang init. Ayon sa PAGASA, easterlies po ang patuloy na nakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa. Ingat po tayo mga kapuso and drink your water. Ako po si Yanjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Nagkabanggaan ang isang bus at motorsiklo sa gitna ng EDSA busway. May unang balita si James Agustin. Nagtamo ng mga sugat sa paa at balikat ang lalaking motorcycle rider matapos makabangga ng isang bus sa bahaging ito ng northbound lane ng EDSA sa Quezon City, alas 10:20 kagabi. Ang aksidente nangyari sa gitna ng EDSA busway. Kwento ng rider na sa northbound lane siya ng EDSA at mag-U-turn pa southbound. Sumabay lang po ako doon sa isang motor na mabante ng konti. Tapos nagulat na ako, biglang lumagapak sa... Hindi ko na po alam yung nangyari, biglang binangga ako eh. Ayon naman sa bus driver, nakagaw pa ang traffic light sa busway nang bigla umanong sumulpot ang motorsiklo. Pang tutawid ako dyan, nandito na sila sa gitna, mga motor. Ngayon nung kita mo pa nila, nagbubusina na ako. Warning sa kanila na parating ako. Ayun. Nung bigla na siyang tumawid, kaya nung nakita kong gumanon siya, pinabig ko na yung bus dito para hindi siya napuruan. Nasaksihan din ang mga tauhan ng barangay Apolonio Samson ng aksidente dahil pa-U-turn din daw sila noon. Nakagot yung bus lane. Nung nag-yelo na, doon na may umano rin sa kanila. Nag-abultong na rin ang bus. Pero ongoing pa naman yun. Dahil kinabig ng bus driver pa kaliwang manibela, nabangga nitong isang concrete barrier.
na sa lakas ng impact ay natumba. Nabasag din ang windshield ng bus matapos sumanong tumama roon ang helmet ng rider. Pasado alas 11 na kagabi na matanggal ang mga sasakyan na nasangkot sa aksidente. Patuloy ang imbestigasyon ng QCPD Traffic Sector 6. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Panibagong insidente ng animal cruelty. Isang bagong panganak na aso ang pinaghahataw sa San Pedro, Laguna. Sa viral video, kita ang paghataw ng lalaki naka-pink na sando sa kulay puting aso. Ilang sandali lang nakihampas na rin ang isang bata. Sabi ng bata sa video, isa siya sa apat na nakagat ng aso. Galit daw siya, kaya niya napalo ang aso at pinagsisisihan na raw niya ito. Huminga rin ang paumanhin ang ina ng bata. Direscue ng Biaya Animal Care ang aso na napagalamang inabandonan na pala ng may-ari, kaya napabayaan. Bagong panganak daw ang aso kaya agresibo kapag nilalapitan. Pinabakunahan na nila kontra rabies sa mga nakagat. Tuloy naman ang pagsasampan nila ng reklamo sa mga pumalo sa aso. There's Republic Act 8485. Section 9 stipulates this cruelty towards animals. Even if a dog bites you, you must not cause it any harm. When you were younger, di ba, sinasabi, uy, may aso dyan, kakaanak lang, wag niyong lapitan. Sangayon si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabalik ng dating school calendar. Sabi ng Pangulo, susubukan ng gobyerno na mapaaga at mapabilis ang pagbabalik ng school opening sa buwan ng Hunyo. Unyan ang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi dapat madaliin ang pagbabalik ng dating school calendar. Kailangan daw siguraduhin na hindi makokompromiso ang pahinga ng mga guro at estudyante. Sa bagong pahayag naman ng DepEd, mula sa 5 taong na unang timeline, gagawin 2 taon na lang ang magiging transition period. Kung paiikliin pa, baka magkaroon daw ito ng epekto na sa pag-aaral ng mga estudyante. Maging sa kanilang well-being dahil kukulangin ang school breaks. Pero isyema sa marami, pwede rin daw pagkakitaan ang nararanasan nating matinding init. Ang mga patok na negosyo na maaaring magdala ng malaking kita sa unang balita ni EJ Gomez. Tirik na araw, tagaktak na pawis, at wish na makapag-beach, patunay lang yan na summer na talaga sa Pilipinas. Pero ang summer, pagkakataon ding dumiskarte para ang summer ay maging brighter. Pwedeng-pwede kang magnegosyo. Sa tindi ng init ngayon, perfect pang refresh ang Pinoy sa malamig. May gulaman, juice, shake at milk tea. Meron ding ice cream, scramble o kaya naman halo-halo. Kasi ngayon mainit sobra, kaya ang mga tao talaga ice cream ang hinahanap. Ang 3 flavor na to ay avocado, cheese, mango po. Kung sold out daw ang paninda ni Jomal, nasa 7,000 pesos daw ang kabuang kita. 4,000 dyan ay puhunan, habang 3,000 pesos naman ang maiuwi niya sa pamilya. Ang summer negosyo naman ng pamilya Kalingasyon, araw-araw dinadayo. Yung bumibili dito sa amin, halo-halo, bata, matatanda. Mayroon kaming halo-halo, mais kunyelo, saging kunyelo, ice candy. Ang kita naman ni Landiza sa araw-araw, doble raw ng inilaan na puhunan. Kailangan lang din daw talaga ng diskarte at syaga sa pagbenta ng samot-saring paninda ngayong tag-init. Tulad ng shake, tapos may burger, fried noodle, siomay. Mas maganda ang kita po ngayon lalo sa shake kasi sobra pong init. Kahit mainit, kailangan kunting sipag po para sa pang-araw-araw nga namin. Ayon sa isang ekonomista, backyard industry na maituturing ang mga ganitong negosyo. At maganda raw ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Backyard industry yan eh. Yung dun lang talaga sa mga bahay-bahay. No? At malaking ambag yan sa ekonomiya pag pinagsama-sama mo. Dapat daw itong mas palakasin pa para tumaas ang ambag sa ekonomiya. Mahalagang oportunidad din daw ang summer para magkaroon ng dagdag kita ang entre Pinoys. Malakas kasi yung benta, yung tinda, pag ganitong panahon, talagang nagbo-boom yun, nandun yung demand. Dahil kailangan talaga ng mga tao yan eh.
matutugunan, kaya tugunan na yun, at timingan, at i-grab yung opportunity na kumita. Binigyang diin ni Go Negosyo founder Joey Concepcion ang kahalagahan ng pagkakaroon ng entrepreneurial mindset kasabay ng paghikayat sa mga Pinoy na samantalahin ang tag-init. Everybody may not be able to be employed, no? So if he's not employed, he has an alternative sa pagiging isang maliit na negosyante, no? Kung gaya ka rin ni Jomal, Merced at Landiza na gustong i-level up ang summer 2024, i-ready nyo lang ang puhunan at diskarte nyo dahil pwedeng-pwede nyo nang simulan ang business na trip nyo. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nakahuli ng malalaking pusit ang ilang mangisda sa dagat ng Pasakaw, Camarines Sur. 5 kilo hanggang 12 kilong timbang ng kada pusit. Napakabigat yan kumpara sa karaniwang timbang ng pusit na hindi aabot sa 1 kilo. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, peak season ngayon ng malalaking pusit. Sinyalis din daw yan na mayaman ang marine habitat sa lugar. Mahigpit naman ang ginagawang monitoring ng bantay dagat sa lugar para maiwasan ang illegal na pangingisda. Susunod, panukalang hit break sa mga manggagawa, hindi raw pwedeng maging mandatory ay sa grupo ng mga employer. Wag BBTU, palagi una ka sa balita. Sa segment host for GMA Integrated News. Kailangan maging updated ako sa mga latest happenings. Kahit sabihin mo na showbiz yan, we still make sure that our news is accurate and factual. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mission namin patuloy na maghatid ng tama at patas na balita na may pagmamalasakit sa kapwa. Itaguyod ang demokrasya at magbigay ng boses sa masa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Naku, pamilyar talaga yung may utang na yan. Oo, eh. Alam mo, kaibigan natin yan. Oo, pero nakapagpapilik mata siya. Oo nga, may papilik. Well, anyway, ayan, for sure, maraming nakaka-relate sa usapang utang. Totoo, at ngayon 2024 nga, i-manifest natin ang pag-ahon sa utang. Ang tanong, paano? Yun na nga, ang pinakamalaking tanong. Makinig at matuto ngayong umaga. Makakasama natin ang isang financial coach at content creator na si Yanny Moya. Good morning, Yanny. Good morning! Wait, ano lang, additional info lang. We were college orgmates. Yanny, that's I just remembered her. Small just now. Yeah. First things first, Yanny, ano ba dapat ang consider kapag nangungutang ang isang tao? Ah, meron pa? Go consider? Oo, dapat meron, di ba? Alright. Unang-una, dapat i-identify natin, good utang ba ito or bad utang? Paano diba? So, how do you determine? So, ano ba yung intention kung bakit tayo nangungutang? Bakit kailangan natin ng extra money? Okay. Okay? Kung good utang yan, ibig sabihin, either it goes to your investments, let's say, property, no? Nangutang ka, nag-mortgage so, ka. So, technically, need, yung mga necessities, essentials. O kaya naman, pang tuition, na eventually, alam natin na pwedeng mag-gain ng extra income doon sa mga anak natin. Maganda yung pupunta. Maganda intention. Yan ang good utang. Ngayon, kapag ka bad utang naman, no, ito yung mga splurges. Parang napanood natin kanina. Luho. Si Genzelo. Pero kasi di ba minsan hindi maiiwasang mangutang, lalo na kung kailangan talaga. Ano po ba dapat gawin para unti-unting mabayaran yung mga utang? Yan. No? Meron tayong tinatawag na snowball method. No? I ever heard of that. Yeah. Yeah. Sige, snowball method, basically, ililista natin kung ano yung mga utang natin. Mm-hmm. Konti-konti, babayaran natin yun. So, ililista natin from the smallest amount all the way to the biggest. So you mean smallest muna ang kailangan mo ma-settle? Oo, ngayon, kailangan mong i-settle yung mga minimum dues per utang. Kailangan pero at the same time, uunahin mo yung pinakamaliit. Okay, hindi dapat, di ba may minsan uunahin mo important or urgent, walang ganon. Wala. Dito. Kailangan sa maliit, tapos yung due. Oo, okay. Kasi bakit? No? It now creates that mentality na, uy, possible pala, kaya ko palang magbayad ng utang. Afford ko pala, kaya ko pala siyang bayaran. Now, once you pay off yung una mong utang, yung pinakamaliit, parang napuprove mo sa sarili mo na, uy, makakaahon ako sa utang. Ayun. Kasi so, nakakapag-close ka ng account. Correct. No? Minsan kasi, di ba, parang iniisip natin,
ang dami kong utang, nagpapatong-patong, hindi na uubos. Kasi nandun tayo, tinatry nating ubusin agad yung pinakamalaki. Which is mahirap. Ayan niya. Yes. So we have to adapt sa mga iba't ibang pamamaraan kung paano bayaran, which is yes. Snowball. Snowball. So, mindset method. Ba mga kapuso? Well, Yanni, ano pa po yung ibang paraan para mabayaran ang mga utang? Aside from the snowball, what else can you share to our kapuso? Very important that we increase our income. Kung pwede tayong magdagdag ng oras sa pagtatrabaho, ng side hustle, ng small business, kung pwede mong idagdag. Let's say, papasok ka sa office, ikaw ang magpo-provide ng pagkain, di ba? Magdagdag ka pa ng pagkakakitaan para mabayaran agad yung mga utang. The reason why nang utang naman tayo, dahil syempre, maliit ang sweldo sa Pilipinas, di ba? Minsan kinakapos talaga, minsan kinakailangan talaga natin ng additional na cash. Gawan talaga ng paraan. Gawan ng paraan, di ba? Pero para mabayaran natin yun, kailangan minsan magdagdag din tayo ng pagkakakitaan. Okay, so kailangan committed ka, nang utang ka, kailangan committed ka rin magbayad. Tama. Well, Yanni, may paraan ba para ma-i-allot ang buwan ng sahod sa mga pambayad utang at daily expenses? Ayun, meron talaga, no? Dapat willing tayo na bayaran yung on time. Dapat! Dapat talaga on time. Ang bigat nung dapat, oo, no? Nga. May loaded eh. Dapat on time kasi pag na-delayed ka pa sa payment mo, meron pa yung mga additional expenses. Totoo. Mag-i-incur pa yan ng interest. Interest. So, magagalit pa sa yung pinag-aotangan. Exactly. So, ang daming balik sa'yo. Kasi walang kung isang salita. Nako, di ka na makakaulit. I-text mo yung pangalan yan mamaya. Diba? Nako, bad payer ka. Di ka na makakaulit. Nako, yan. Sininang Shaira, dapat maayos kayo magbayad dyan. Nako. Wise-ayos kayo, ha? Well, thank you, Yanni. We learned a lot of takeaways today. At kami mismo, personally, we have our experiences. Kaya kailangan namin ma-apply ito. Tama. Nako, ayan. Thank you again, Miss Yanni. Tatlong suspect sa pagbenta ng party drugs ang inaresto sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Kabilang sa kanilang isang guro na nahulihan ng halos 1 kilo ng mushroom chocolate bar. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, yan ang tsokolateng hinaluan ng ilegal na droga. Inaresto naman sa follow-up operation ang 2 suspect na pinanggalingan umano ng mushroom chocolate. Nakumpiska rin sa kanilang halos 100 tableta ng ecstasy at cocaine. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 3 suspect. Sa Quezon City, arestado rin ang 2 nagbebenta umano ng pekeng PWID online. Ginagamit daw ang mga pekeng ID para makakuha ng mga discount at iba pang benepisyo. Ayon sa head ng QC Persons with Disability Affairs Office, marami na silang nakukumpiskang pekeng ID. Meron na raw silang validator para matukoy kung lehitimo ang PWD ID. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng pulisya at mga naarestong suspect. Problema pa rin ng maraming cellphone user ang napakaraming spam calls at texts kahit meron ng SIM registration law. Ayon sa mga cellphone user, mga loan, investment at casino games ang karaniwang niyaalok sa kanila. Aminado ang PNP, mabilis mag-adjust sa mga scammer tuwing may bagong batas o regulasyon. Hinihikayat nila ang publiko na i-report sa kanilang anti-cybercrime division kapag may nakita silang scam. At huwag din siyempre basta-basta maniniwala sa mga text o tawag na natatanggap. Update tayo tungkol sa epekto ng El Nino. Natuyot na ang ilang pananim ng gulay sa ilang sakahan sa Dinalungan, Aurora. Dahil sa matinding init ng panahon at kabilang dyan ang mga tanim na talong, ampalaya, sili at mani. Apektado rin ang matinding init ang ilang pananim na gulay sa probinsya ng Benguet, kabilang dyan ang mga nasa bayan ng Atok at Mankayan. Dahil sa pinsala, hindi na maaani ang mga gulay. Ayon sa mga magsasaka, natuyo ang mga taniman dahil dumating ang inaasahan nila mga pag-ulan mula pa noong Enero. Dahil din sa matinding init at kakulangan sa supply ng tubig, nirarasyon na lang ng tubig ang ilang barangay sa Bacolod City, Negros Occidental. 7 water tanker ang ginagamit sa pagrarasyon. Hinihikayat ang mga residente na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung nangailangan pa sila ng karagdagang supply ng tubig. Nagbabala ang mga otoridad na pwede managot ang sinumang magkakanlong kay Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Quibuloy na nahaharap sa ilang kaso kabilang ang child abuse. Dati na niyang itinanggi ang mga akusasyon. May unang balita si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1, Mindanao.
Sumugod ang NBI, mga pulis at Office of the Senate Sergeant at Arms sa apat na kilalang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Bit-bit ang warrants of arrest laban sa pastor. Tinungo nila ang Tamayong Prayer Mountain sa Davao City. Napasok nila ang pinaniniwalaang silid ni Kibuloy. Umakyat pa sila patungo sa Glory Mountain. Maging ang pinaniniwalaang kwarto roon ni Kibuloy, pinuntahan. Sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sumalubong ang mga taga-suporta ng pastor. Isang opisyal ng grupo ang humarap sa joint team at tumanggap sa warrants of arrest. Nakapasok din sila sa compound ni Kibuloy sa Samal Island. Maging doon, tinanggap ng mga tauhan ang arrest warrants. Sa apat na lugar, walang Kibuloy na humarap o dinampot. Ang pagtunton sa kanya malaking hamon pa rin daw ayon sa NBI. Lahat ng mga properties ni Pastor Kibuloy ay malalawak at malalaki. Because of his being a high profile individual and having a lot of friends, probably that would be one of the reasons. Galing sa korte sa Davao City ang isang warrant para sa umano'y paglabag ni Kibuloy sa anti-child abuse law. Galing naman ang isa pang warrant sa Senado na nagpa-contempt sa pastor dahil patuloy niyang iniisnab ang pagdinig sa mga alegasyon ng pang-aabuso umano sa mga babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at iba pa. Nagbabala ang NBI sa sinumang magkakanlong sa pastor. Under the revised penal code, meron tayong tinatawag na kanling of criminal, so pagtatago ng kriminal. Yun yung isang violation, meron din tayong tinatawag na obstruction of justice. Pag-uusapan din kung ang mga kaso ni Kibuloy ay pwedeng maging basehan para bawiin ang kanyang lisensyang magmay-ari ng armas. Mayroon lang siyang armas, wala namang history. I'd say he's armed. So pasiguro Richie masabi na armed and dangerous siya. Ito ang unang balita, Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Six twenty-three in the morning, traffic hirit tayo. Silipin natin ang lagay ng traffic sa Commonwealth Avenue. Ayan po, live na sitwasyon yan. Papuntang Quezon Memorial Circle. Ayan, yung mga sasakyan nakikita ninyo, medyo may pagbabagal na. Bumibigat na po ang dalyo ng traffic ko dyan sa bahaging yan ng Commonwealth papunta sa Quezon Memorial Circle. Silipin natin, EDSA Kamuning. Ayan po. Ayan, mahaba na ang pila at hindi pa rin gumagalaw mula kanina yung southbound lane, yung kung mga sasakyan nasa kanan. Yung nasa kaliwa naman, patungo monumento northbound, wala naman pong problema sa mga oras na ito. Pag-usad natin sa EDSA Orense, silipin natin ang sitwasyon. Yan po, kaliwa, yan po yung northbound, patungong Quezon City, southbound naman yung nasa kanan, patungong Makati Central Business District. Maluwag po ang magkabilang direksyon ng EDSA Orense sa mga oras na ito. Ito naman po ang side tip ngayong araw mula sa MMDA para sa mga may road trip ngayong tag-init. Siguraduhin tamang ginagamit na coolant sa inyong makina para hindi masira ang cooling system ng inyong sasakyan. Huwag gumamit ng purong tubig o distilled water dahil maaari ang magdulot ng pangalawang sa inyong cooling system. At para malaman kung tama ang coolant na inyong ginagamit, buksan ang radiator at tignan kung marumi o maputik na ang kulay nito. At syempre, ingat po sa biyahe. Narito ang Chika Express ngayong Thursday. May pa-before and after photos ang Kapuso actor na si Zian Lim sa kanilang lumang bahay sa Antipolo. Ginawa niya na kasi yung studio at gym for hangouts and chill. Sabi ni Zian, kinailangan niya ng mahabang pasensya at matinding canvassing ng materyales para magawa ang renovation. You're training for something. Gym inspired din ng real na engineer ni Sparkle Star, Juancho Trevino sa Instagram. Ang kanyang naging workout routine, non-stop nodding o pagtungo. Sa sunod na video, tungo siya ng tungo habang kinakausap ng kanyang asawang si Joy Spring. A well-trained husband indeed, ang pabirong caption ni Juancho. Just for fun lang daw yan. Hindi raw siya under sa kanyang missis, kundi sakto lang. Weh, Nita Husa! Sa pagbabalik ng unang balita, batang babae sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, kinidnap umano ng kanilang kasambahay.
Nalalapit na deadline ng PUB consolidation. Pag-usapan natin kasama ang grupong Piston. At ang pampakul vibes na memes ngayon tag-init patok sa netizens. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita. Nagiging boses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang boses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihi sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng DN yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Pero eto mga kapuso, nako, for sure, inaabangan nyo to ang usaping pera na naman. Tayo sa Manifest! Ito, siguradong makaka-relate kayo sa topic natin today. Panoorin po natin to. Ang ating pagod, dapat daw tumbasan ng reward. Kaya tuwing payday po o basta may dumating na pera, kung ano-ano ang naiisip natin deserve na bilhin o gawin. Yes, pero minsan kaka-deserve natin, tayo lang din ang namroblema dahil magugulat ka na lang wala ka ng pera. Hanggang saan nga ba suktulan ng deserve natin? Ayan, deserve. Iba't iba mga money talks at money problems pag-uusapan po natin sa Manifest! Daba! Manifest! Kayo na mag-judge kung deserve ba o sadyang gastador ang mapapanood nyo. Parati natin ito. Ding, ding, ding! Good job! Deserve natin ito. Ito naman. Uy! Paano naman yung baon mo? Hirap sa'yo kapag sumweldo ka. Ayaw mo na ng lutong bahay. Okay na yan. Hindi naman lagi. Oh, pera! Ang pinaman ang bagong reloski na. Sandali! Hindi mo na yung kailangan. Oops! Check out na! Sandali! Naku, 100 pesos lang pag nag-commute ka. Di ba pagod ka? Kumukha mo na yan! 600 pesos? Ikitain mo rin naman yan. Ang mahalaga, eh makapagpahinga ka habang pauwi. Kaya na, una! Bagay. Tutusin, mura pa itong 600 kasi di pa rush. Hindi, buko na. Yes! Happy Friday na naman! Go. Naku. Naataabot budget ko dito. Deserve ko mag-relax kaya. Sa ibang araw na lang ako magtitipid. Hindi naman ako mabot sa budget. Teka, huwag mo sisihin yung sweldo mo. Ang sisihin mo yung pagiging gastador mo. Hindi mo kasi pinigilan. Mahina ka doon. Yan ang inaabot ni Kaloy. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me Too, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me Too Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We will never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito?
always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. Hashtag sharekulang. Nagiging bosses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang bosses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihi sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. Uy! Ang daming taba, partner! I know! At ang init ng sabaw! Pero ang sarap ng alusal natin, spoiled na spoiled tayo sa unang hirit. I know solid naman, partner. Eh kasi naman itong Paris, kahit saan kayatang kanto tumambay o mapadaan dito sa atin, may pwede kang matikman, di ba? Of course, nakakabusog naman kasi presyong pangmasa pa. I know. At itong pare sa almusal natin, sobrang trending daw talaga. At talagang ang haba ng pila. Totoo yan. Ito yung diwata, pares! Kaya ganda na naman yung diwata. Kanyang kahaba ang pila na yan. Grabe, walang pinipiling oras yan. Seryoso? Walang patay na oras. Grabe naman sa diwata. At this morning, ha, si Chef JR, mamimit mismo si diwata. Woohoo! Chef JR, morning. Morning, Chefy and diwata! Yes, Kaloy! A blessed morning, Shaira. A blessed morning sa inyong lahat dyan. At huwag kayong malilito, ha. Wala ako sa Enchanted Forest ni Diwata. Kasi nandito lang naman tayo sa Pasay City kung saan nakikita nyo nga ang daming nakapila at talaga namang dinudumog ang kanilang parisan dito. At eto nga, Sir, tatanungin lang natin, ha. Sir, taga saan po kayong lugar? Taytay Rizal po. Taytay Rizal. Si Sir, bakit nyo po pumunta dito? Para kumain ng Paris overload ni Diwata. From Taytay Rizal, dumayo po kayo para tikman yung overload, yes. Paris. Grabe naman yan. Certified trending talaga. Maraming salamat, thank sir. You, thank you. Ang Parisan na to kasi, Diyos ko, makikita nyo nga po dito. Ito ah, partida. Ito pa lang yung pila ngayon. Pero, all day long, ang haba po ng pila dito at saka non-stop talaga ang dating ng mga tao kagaya ni sir na taga Taytay Rizal. Eh, iba't ibang parte ng Pilipinas para matikman ang overload Paris ng Diwata. And sabi nga nila, oo, masarap yung pares nila. Pero, mas dinadayo daw talaga dito eh si Diwata mismo. Pero, sa dami ng tao dito, hindi ko alam, nasa na nga ba si Diwata? Ang daming pila, oh, kasi ang daming tao. So, hahanapin natin. Very hands-on kasi si Diwata. So, nakiki-interact din siya dun sa mga talagang suki niya dito at talaga namang nagpakapagod para matikman, magbubiyahe at para matikman ang kanyang solid na overload pares. At hindi ko alam kung pares lang ba yung siniserve nila, pero Diwata! Nasaan na ba si Diwata? Gusto nating malaman eh. Diwata! Diwata! Ay, ayun! Ay, grabe naman yan! Kamusta naman sa entrance? Hello! Wow! A blessed morning, Diwata! A blessed morning! Good morning, good morning, good morning po sa lahat ng nanonood ngayon sa inyong mga bahay. Ayan. Maganda po ako sa umagang ito. Oh yes! Agree! I totally agree. Eto, busy-busy. Alam natin, marami kang inaasikaso ngayong umaga. Pero nakikita natin, mahaba yung pila, pero may sistema kayong ginagawa. Yun yung maganda dito, mga kapuso. Ay, yes, meron naman tayong mga sistema. Kasi una muna, pila, tapos magbabayad. Tapos after mo magbayad, bibigyan ka namin ng coupon. Tapos ibibigay mo dito sa nagbibigay ng, halimbawa mag-order ka ng overload or langgunisa man yan or sikin man yan. Okay. Or barbecue.
So ibibigay mo lang dito yung stub mo para mabigyan ka namin ng order. For example, nag-order ka sa akin ng overload. So, overload. Ito. Ako, overload, syempre. Overload. Yun din ang dadayuhin ko dito. So, tapos next nyan, dito sa kanin, sa kasabaw, sa unahan. Okay. Dito, so, dito tayo. Diwata, yun yung magandang sistema mo dito, no? Na para mas namamanage yung mga dami ng tao, eh may, yun nga, sistema na parang may station siyang kanya-kanya pinupuntahan. Station tayo para hindi magulo, hindi malito ng tao, para makontrol natin kasi ang dami talagang kumakain dito. Which is talaga namang congratulations tungkol dyan. Talagang, I'm sure winner na winner to, pero kita mo naman ang personality ng ating Diwata. So, ayan, so ito na yung rice. Siyempre, after ng rice, dito naman tayo sa sabaw. Sa sabaw? Oo, pero, sabaw. Paris ba talaga ka nag-umpisa? Paris. Hindi, nung una muna hindi Paris, mga sigarilyo soft drinks, tapos talagang kinahiligan ko yung Paris kasi nakita ko marami nagpa-Paris din talaga at saka parang hindi man yung Paris. Sinubukan ko, yun nga talaga, maraming salamat talaga dahil yun nga, tinangkilik ng taong bayan yung aking paninda. Kaya maraming salamat. So speaking nung kaninang, yung una, sa first station tayo, magbabayad muna. Oo. Magkano naman tong overload na 100 yan, only rice, only sabaw, may kasamang soft drinks. At kung nabiting ka sa soft drinks, may pre-water naman kami rito. Talaga naman, so, panaro. Teka nga, Diwata, curious lang ako, pwede ko bang pakialaman to? Ah, pwede ho, pero mainit akin na okay. Ito, kaya. Kaya ito, mainit yan sabaw. Wow, grabe. Yan. Nakakailang ganito kayo? Kaldero. Naku, napakarami. Hindi ko na mabilang talaga, pero marami. Marami talaga. Sobra no. As in, safe na daan-daang kilo ng karne ang nakokonsumo ninyo araw-araw. Pero sabi nga natin, Pares yung isa sa mga sineserve mo. Yes. Ito lang ba talaga o ano pa? Kanina may mga minention kayo. Meron akong Seeking Joy, meron akong barbecue, meron akong langgunisa. Okay. Meron din akong Pares Limpo. So, may Pares mga, Limpo? Oo, meron ganon. Pero pagka nagsawa kasi sila sa overload, for example, nagsawa ka sa overload, may mga ibang option para at least matikman nila. Oo, tsaka para sulit din yung lalong-lalo na daming bumabiyahe talaga para matikman yung inyong sineserve dito. Yes, so, para yung, sulit naman. Ako nang hawak, baka mapasok pa. Ay, sanay na sanay tayo dyan. Ako na rin maglalagay. Ayan, syempre. So makikita natin yung Paris mo. Ayan, may sili sa ibabaw. Ayan, may mga tapos tuloy-tuloy, no? May anong oras kayo nagbubukas? Open po ako 24 hours. Dandahan lang baka mapasa yung kamay. Kaya. 24/7. So sa lahat po na nagbabalak na dumayo dito sa Pasay, wala pong problema kasi bukas po sila. 24/7 at hindi po kayo mauubusan ng kung ano mang isa-serve nila. Ay, oo. Dire-diretso tayo. Dire-diretso. Kasi may mga supplier ako na naghahatid na lang dito sa akin pagka naubusan tayo. So, dire-diretso. So, ako naman, bago mauubos, nag-order na kagad ako para dire-diretso tayo. From dun sa sistema ng pagpila, pati yung ordering, abay, magandang tip din yan. No? Segue natin sa tip dun sa mga magninegosyo. Systematic lahat po ang ginagawa ko dito para at least hindi magulo, mabilis, ang proseso kahit mahabang pila. So, yun. Nagagampanan ko naman. At saka smooth na smooth lang dapat. No? Tapos syempre, dagdag na lang din ng baon ng kaunting pasensya na lang pasensya, din. Oo. Kasi syempre, marami talagang gustong tumikim. Yes, pero pagdating nyo naman dito, panigurado na talagang busog na busog kayo dahil only rice tayo, only sabaw, busog na busog kayo. May soft drinks ka pa. May soft drinks pa, 100 pesos, may tubig pa na free. So, ano naman tayo talaga, worth it talaga yung 100 pesos. Pinapromise ko yan sa inyo kasi nga, 100 pesos, only rice ka na, I totally sabaw. Agree, I totally. Mm-hmm. Tsaka nakita ko yung chicken nyo kanina, aba, panglaban din yung malalaki yung chicken. Malalaki yung city namin, no, talaga. Ang tawag doon, Diwata Seeking Joy. Hindi sa chicken na seeking. Okay. Seeking. Pero ito, maraming salamat. Alam ko po, busy ang ating Diwata. Pero syempre, kagaya ng mga nakapila, pasensya na po. Titikman ko muna, Diwata. Kakainin ko muna ito, ha? Sige po, kaya na po kayo. Thank you. Ito, masarap nga talaga. Ito, ang maganda dito, ito may mga station dito. Tsaka, guys, cowboy na lang din tayo. Kasi syempre, ito yung pinuntahan natin dito. Kung ano yung pwestong available, hindi ka na makakapamili kung ano pa. Siyempre, tikman muna natin yung sabaw. Sabaw winner. Pwera biro. Solid yung sabaw. Sabaw pa lang mukhang magagamit mo na yung only rice mo eh. Ayan. Tapos, sir, pwede ba natin isorbohin? Ito si sir, aabalahin ko lang. Alam ko, mukhang napalaban sa longganisa, sir. Okay. Napakasarap ng Paris ng Diwata at yung longganisa. Longganisa. Kung makikita nyo mga kapuso yung longganisa, sir, hindi biro yung size. Ano? Oo. Panglaban din, ano? Big siya, big. Guy. Malaki. So, yung 100 pesos, sir, sa tingin mo, sulit naman talaga? Oo, talaga sulit. Walang talo. Agree talaga. Talaga. E kayo, sir, saan po ba kayo galing? Galing pa kami ng Bilyamore. Bilyamore Airbase. We are Philippine Air Force. Ah, ito, ha? Ayan, oh. Ayan,
Diwata. Ayan, hello. Ayan, ito pala, Diyos ko po. Kasi naman ang daming, tao. Ayan, batiin natin yung mga kumakain. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng kumakain. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Diwata Paris Overload. Maraming salamat sa mga nag-effort na galing pa sa malalayong lugar para pumunta lang dito, Liliam, para tikman ako. Mayroon mga, kasi dito talaga mga kumakain. Ay, yung Paris ko pala ang tinitikman nila. So kasi dito talaga, Sir Chief, marami talagang dumadayo na galing sa malalayong lugar. Sa Sir Villamor, so medyo may kalapitan pa no Pasay, pero meron dito nang galing pa ng Antipulo, nang galing ng Trece Martires, Batangas, nang galing ng Batangas yan, nang galing ng Bulacan. Iba't ibang parte actually ng Pilipinas, di ba? Ang dami talaga. Kaya na-appreciate ko po lahat yung effort nyo at gusto ko kayong pasalamatan. Maraming salamat sa mga taong nagagaling pa sa malalayo para tikman lang ako at yung Paris ko. Sarang yung Paris ko lang pala. Hindi kito masisisi. Kasi ako, titigman ko din talaga ang Diwata. Diwata Paris. At syempre, tayo naman sa unang hirit. We're here to celebrate ang success ng mga kababayan natin. And syempre, ipromote pa. Mabuhay kayong lahat. Para ma-inspire din yung mga kapuso natin na magsubok magnegosyo, no? Yes, oo. Ang tip ko lang sa inyo, kung gusto nyo magnegosyo, subukan nyo na agad hanggat malakas pa tayo. At saka syempre, mag-ipon. Ayun. Kasi hindi naman lahat ng oras talaga malakas ang tinda natin. So ang pinaka-tip ko lang sa inyo, pag may ipon na kayo, mas maganda mag-ipon dahil para pag humina naman yung negosyo nyo, may ibang hugutin tayo. So, mabilis kasi umilos kapag may pera na tayo. Amen. Kahit mag-shift tayo ng ibang business. So, ganun lang. Tamang-tama yan. At saka huwag kayong susuko dahil kung hindi pa talaga para sa iyo ang panahon. Subok lang. O, subok lang. Kasi dati yung panahon na ayon din sa iyong panahon. Katulad sa akin, marami na akong business na nasubukan. Pero ngayon lang ako nag-boom kasi hindi ako sumuko sa mga hamon ng buhay. Yan. So, yun lang mabigay ko ng tama, tips. Tama, agree? Agree? Tuloy yes! Lang. Yes! Tuloy nyo lang ang laban. Laban! At tuloy-tuloy lang din ang ating food adventure dito sa Pasay City. Kasama ang nag-iisang Diwata ng Pares sa nag-iisang pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Woohoo! Salamat, salamat. Ayun. Sana nakatawid dito yan, di ba? Anyway, from mainit-init na Pares to mainit-init na instant cash dito sa It's the Jackpot! Good morning po, kaway-kaway! Sa tutok na tutok sa TV, ano kaya ang mystery hot item natin today? Anjo, apulahin mo na ang apoy. I got you, Mami Susan. You got me. Eto na, mga kabuso. Tingnan niyo maigi, bantayan niyo maigi. Mga screen niyo, ha? Eto na. Ano yan, Pares? Wala pa. Wala pa. Palabasin natin, Mami Su. Palakasin mo na konti. Yun. Wala pa rin. Ano ako po, mukhang nakakabusog ang hot item natin for today. At clue, mga kapuso, maanghang po ito. Aba, 5,000 pesos po ang papremyo na naghihintay sa inyo. Pag kayo ang unang nakahula niyan, abangan nyo ang number na dapat tawagan mamaya. Babalik pa. Una hirit. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga storya na may puso, storya na talagang sasalamin sa buhay ng mga kababayan natin. Para sa akin, yun yung mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng balita na totoo at makabuluhan. Hindi ito trabaho lang kundi tungkulin. Tungkulin sa tao at sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Usaping legal tungkol sa iba't ibang maiinit na issue, ang tanong tungkol sa batas, sasagutin ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, take it away. Happy Valentine's! Kapag nagmamahalan, karaniwang dalawa lang ang kailangan. Pero paano kung may sabit na? Kabit o number two? Sana dalawa ang puso. Where? Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, ayon sa batas, sino ba talaga ang maituturing na kabit? Kahit ba textmates o chatsmates lang, pwede nang tawagin kabit? Well, I'm not sure kung lahat ay sasang-ayon, pero kung ako ang tatanungin ninyo, pag sinabing kabit, ito ay yung mga taong nakikipagrelasyon, nakikiapid, nakikipagtalik sa isang taong hindi nila legal na asawa. Hindi rin ito gender specific dahil sa akin, ang kabit o tinatawag na kulasisi o ang number two o anuman ang itawag sa taksil na ito
ay maaaring babae o lalaki. Pero dahil nga ang definition nito para sa akin ay may element na pakikiapid o pakikipagtalik, kung textmates o chatmates lamang kayo, hindi ito pasok sa definition natin ng kabet. But of course, para sa iba, hindi daw pakikiapid o pagtatalik ang test ng infidelity. Kapag ma-fall in love daw at magmahal sa taong hindi mo asawa, ay patagtataksil na. Pero wala akong alam na batas na pinarurusahan ang falling in love with someone else. Yung sexual infidelity lamang ang pinarurusahan ng ating batas. Hashtag Ask Attorney Gabby, paano naman kung napagbintangan lang akong kabit? Nakasama lang sa picture tapos ipinakalat, nakabit daw ako? Ano pong habol ko? Well, kung hindi naman totoo at ito ay pinagkalat lamang na ibang tao, ito ay maaaring isang form ng paninirangpuri na maaaring maging kasong kriminal. Kung spoken, as in sa harap ng ibang tao, sasabihin mo ay, naku, si Sansu, kabit ni Gani. Ganyan. Lalo na kung ikaw isang kagalang-galang na miyembro ng komunidad, ito ay maaaring kaso ng oral defamation o slander. Kung ito naman ay nakasulat o i-announce sa Facebook o sa anumang form ng social media, ito naman ay maaaring isang form ng libel na palagi nating pinag-uusapan dito sa ating segment. Hashtag Attorney Gabby, may nakukulong ba talaga na kabit? Anong parusa ba sa mga kabit na yan? Well, depende kung ikaw ay babae o lalaki. Medyo madaya talaga ang mga batas natin tungkol sa pagpaparusa sa mga asawang nangangaliwa. So unfair. Pero ganito yan sa ilalim ng ating revised penal code. Kung ang babaeng asawa ay mangangaliwa, ang tawag sa krimen nito ay adultery at ito ay pakikipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Maaaring makasuhan ang kanyang kalaguyo na lalaki kung alam ng lalaki na may asawa pala itong babae na to. Para sa adultery, ang babaeng nangaliwa at ang kanyang kabit na lalaki ay maaaring makulong ng hanggang 6 na taon. Ngunit kung ang lalaki nakapagtalik sa isang babae na hindi niya asawa ay hindi naman actually guilty ng krimen at all, at least not automatically. Ang counterpart krimen para sa mga married men ay tinatawag na concubinage at ibang standards para dito, hindi simpleng pakikipagtalik lamang sa babaeng hindi niya asawa. Kailangan ay nakikisama or living together. Mga kapuso, kaliwat kanan ngayon ang mga balita tungkol sa mga batang naaaksidente. Tulad na nga lang sa nangyari sa 2 bata sa Pampanga kung saan na-suffocate matapos makulong sa kotse. At kamakailan lang ay 4 na taong gulang na bata sa Cebu City ang namatay matapos mahulog mula sa 27th floor ng isang condo. Mahalaga maging alerto para maiwasan ang ganitong mga aksidente. Pag-usapan natin ng ilang tips para maging safe ang mga bata dahil kahit sa bahay, pwedeng may mangyaring aksidente. Makakasama natin si Orville Bemida, isang occupational safety and health practitioner. Good morning po, Orville. Good morning po, Ma'am Susan. Good morning, Ma'am Shaira. Welcome sa Unang Hirit. Ako, Shaira. Simula muna. Ito nga, likas nga po ang mga bata, yung pagiging very active po. Anong edad po ba ng mga bata yung pinaka dapat binabantayan dahil pinaka prone sa aksidente? Well, actually po sa data po ng Royal Society of Preventive Accident sa UK, ang age po na kailangan bantayan is yung from age 1 to 5. Mm. Yung po yung prones na involves mga accident. Kasi 'yung mga malikot, curious, lahat wala naman silang ano nung masama ito, mga, di ba? Yung mga ganun eh, di ba? Walang muwang pa. Oh, at saka talagang sila sobra, kaya sabi, yun, maliligot eh, makukulit, di ba? Tama po. At matataas yung kanila mga energy level. Energy, akit kung saan-saan niya, susubo kung ano-ano. Doon naman po sa nakakalungkot na nangyari sa bata sa Cebu na nahulog po sa 27th floor ng isang condo. Ano po ba ang dapat gawin para maiwasan yung mga ganung pangyayari, especially doon sa mga nakatira sa condo at medyo matataas yung kanila mga building? Yes po. Ganun din po sa binanggit ko kanina, as per po sa ROSPA, isa po sa main cause kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari is that yung insufficient na supervision o yung hindi nababantay na maayos yung mga bata. Mm-mm. Or minsan, nade-distract po yung mga parents nila or yung mga nag-aalaga sa kanila. Nalilita. Kaya sa sandaling segundo po pwedeng may mangyari sa bata. Ito, totoo naman yung Shaira. Segundo lang naman yan eh. Isang kisap mata lang, malingat ka lang.
pwede ikapahamak ng bata, di ba po? Totoo po. Tama. Bukod sa pagkahulog po, isa pa po sa madalas nangyayari, yung pagkauntog ng mga bata dahil very active ang mga ito. Ano naman po yung mga tips na pwede natin ibigay? Yeah. Isa po sa mga bagay na pwede natin gamitin is itong protection na to, itong device na to. Yes, pwede rin sa mga corner. Tables natin at sa mga corners na ating mga kagamitan sa bahay. So, isa lang po to sa type na pwede nating ilagay para kung sakaling magkaroon ng contact yung body part ng ating mga anak, ay hindi sila masaktan o hindi mabukulan yung mga bata. Pero marami pong mabibili nito sa merkado. Iba't ibang klaseng produkto. Pwede nyo na rin makuha online. Kung medyo namamahal lang kayo. May mga mura naman dyan. Ilalagay mo lang naman sa mga corner yan, mga table, di ba? Basta sa lahat na may mga corner. Styro, Mami Sue, di ba? Yes, right. Pwede nga mga ano yan. Igawin mo na lang. DIY. DIY, yes. Tama po. Eto, Orville, isa pa po sa dapat ingatan sa mga bata ay yung makuryente. Ako, yung mga bukas na ano, di ba? Minsan yung mga charger natin nakasaklang sa port, tapos baka biglang lapitan ng bata. Meron din pong kaso dati na yung tinidor, pinasok ng bata sa outlet, kaya nakuryente. Ano naman po ang dapat tandaan ng mga magulang para maiwasan yung mga ganyang pangyayari? Yan po. Sa ngayon, marami po tayong mga magulang na gumagamit lagi ng mga mobile phones at hindi na po natin yan maiiwasan sa panahon ngayon. So, pero dapat po nating pakatandaan na yung kaligtasan ng ating mga bata, particularly yung mga toddler, ay dapat ilagay natin na as priority. No? So, sa mga electrical outlet, dapat meron po tayo nitong electrical caps para po ay ito'y magsibling protection at hindi po aksidenteng matusok ng ating mga bata yung mga metals dun sa outlet na magkukos ng ma-electrocute sila or makukuryente. So, yan po yung mga, isa po to sa magandang safety device para po maiwasan na makuryente ang ating mga toddler. Pinag-uusapan natin, parang na-imagine mo yung ayaw mo na may ganung insidente sa bahay. Yes. Diba? Lalo na yung mga bata, yung mga anak nyo, ayaw nyo na may mga ganyan mga aksidente. So, maiiwasan po natin yan. Okay. Ayan, final safety tips naman po sa mga kapuso natin para masigurong ligtas ang mga bata, lalo ngayong tag-init. Yeah. Unang-una po ang ating po mga magulang o ating po mga nag-aalaga sa ating mga toddler, sa mga bata, dapat po talaga ay constant yung ating pagsusupervise sa kanila. Dahil ang mga bata po kailangan ng constant supervision. Bukod sa ito yung mga matataas ang kanilang mga energy level, matataas din po ang kanilang curiosity level. So kapag hindi po natin ito nabantayan constantly, posibleng may mangyari po sa kanila. At sa panahon ngayon na tag-init, kailangan po natin ma-ensure na yung ating po mga anak, ating po mga bata ay well hydrated din po. Kasi alam naman po natin na napaka-init din sa Pilipinas. Hindi sila nakakaramdam ng uhaw. Hindi sila nakakaramdam ng uhaw, pero po yung epekto pa rin nung ano. Kaya nga. Ay the same pa rin po. Yes, ihihiya, papawisan. Imagine mo yung lumalabas na liquid, yung tubig, tapos hindi siya na nakakainom talaga. Yeah. Balikan lang natin, Orville, yung mga nakatira sa mga mataas na lugar, ano yung pwedeng ilagay para mas ligtas? May mga fence ba na pwedeng ilagay doon sa mga grills, doon sa mga ano nila? Meron po. Sa ngayon po, dapat po meron tayong mga ikinakabit na tinatawag na safety gates or baby gates sa nakikita niyo po sa screen. At ito po ay dapat natin ikinakabit doon sa top portion ng ating hagdanan at even doon sa bottom portion ng ating hagdanan. Kung pwede rin po natin to ilagay sa lugar kung saan papatungo sa kitchen area or before na maka-reach yung mga bata natin sa balcony or terrace. Yes. Because clean, it will prevent para hindi po sila makadiretso sa lugar kung saan po pwede po sila mahulog or ma-aksidente. At napaka-ano po nito, mahalaga po nitong safety device na to because hindi po maya-allow ng ating mga bata, mga toddler, na madisgrasya. Yun. Apart po dyan, ito rin po. Ito ba? Ano ba itong Window restrictor or latch. Ito po ay pwede natin ikabit sa ating mga bintana, yung other side dun sa wall, yung the other side dun po sa window. Enough po ito para mabuksan yung window para makapasok yung fresh air galing sa labas. Kasi tag-init din ngayon. But then, yung space na yun, yung siwang ng bintana, ay hindi ganun ka-enough para makalabas siya. So this would serve also as a safety device para safe din po yung ating mga toddlers. Nako yan. Nako, maraming salamat, Orville Bemida, Occupational Safety and Health Practitioner. Mga kapuso, magdoble ingat at lagi pong mag-i-alerto sa pagbabantay sa mga bata para hindi na humantong sa disgrasya. Salamat, thank you, Orville. Po. Thank you. Babalik po unang hirit. Magbabalik po ang unang hirit.
talaga na mga kailangan nating malaman, pwede nang makita sa social media, no? Pati nga mga dental advice at mga sagot sa ating dental problems, pwede mo nang i-ask sa doc sa TikTok. Sa pagbibigay ng impormasyon sa usaping ngipin, nakilala si Doc Shaggy. Ito siya. Meron na siya ngayong 103.1K followers at 1.5 million likes sa TikTok. At bukod nga sa pagbibigay ng impormasyon, nakilala rin si Doc sa kanyang pagsasayaw. Yehey! Alika po, maupo muna tayo. Kami ba yung pasyente? Ayan. Tayo yung pasyente, tayo yung pasyente. Okay. Assistant ako ni Doc. Okay. Doc Shaggy, balita ko mahilig talaga kayong... Ako pala, di ko pala balita. Balita ko, sarili ko. Mahilig po talaga akong kumain. Siyempre gusto ko rin tutukan yung... Siyempre gusto ko rin tutukan yung aking oral health. Buti na lang may mga creators na gaya mo para alam namin kung ano yung gagawin. Opo. Bakit niyo po naisipang dalin sa TikTok ang usapang ipin to? Bukod po sa gusto kong magpasaya, gusto ko din po makatulong sa mga tao para maging aware po sila sa ngipin nila, para mapangalagaan po nila yung mga ngipin nila. Ganun po. Thanks, Doc. Naamoy niyo po ba hininga ko ngayon, Doc? Mabango naman. Mabango. Pogi na, mabango pa. Thank you, Doc. Ano pong madalas na kinoconsult sa inyo ng mga followers niyo po, Doc? Opo. Karamihan naman ang mga pasyente pumupunta talaga po sa dental clinic pag may masakit na. Yun nga sinasabi ko, wag lang pumunta sa dental clinic pag may concern. Opo, kasi mas maganda habang maliit pa yung sira ng kanyang ngipin, maagapan na. Tama. Diba? Tama. Kasi actually ako ngayon, sorry, may impacted yung aking molar. So, tinitiis ko siya. Uy, oh, wag daw. Wag pipiisin. Kasi nalaman ko lang kay Doc. Opo. Totoo. Ano to, nahahaluan nyo po ng sayaw, Doc, yung binibigay nyo consultations. No? Pwede mo maki-short call up sa inyo? Ayun na. Yan na, ang sinasabi ko. Sige, kasama pala ako. Kasama tayo dyan. Okay. Cue ano? Music, please. Music, please. Ay, favorite lang sa atin. Oral Health Man, kaya gusto rin sana namin talagang mag-consult itong mga kapuso din natin. Ako, pwede po ba? Yes po, pwedeng-pwede po. Eto, Dok, pag sumakit at namagana ang ngipin, ano ang pwedeng gawin? Yes, yan ang layong sinasabi na habang maaga pa, kailangan ng agapan kasi prevention is cheaper than cure. Opo. Yun nga po, pag masakit na po yung ating ngipin, hindi na kasi siya pwedeng pastahan. So, root canal or bunot na lang siya. Kung sakaling nasa bahay po tayo, pwede po tayong mag-take ng gamot na over-the-counter na pain reliever. Pero sabi ko, pansamantal lang po yun. Mas mainam na pumunta pa rin at konsulta sa dentista. Tsaka para ma-address do, kung makita kung ano yung nagkakos ng sakit. Oo, tama. Ganun po. Doc Shaggy, okay ba raw gumamit ng toothpaste with baking soda? Okay. Para sa akin, hindi ako fan ng mga products po na ganyan. Okay. Kasi alam po natin na ang baking soda ay may abrasive property. Gayong Webes, narito mga binabantayan natin balita. Batang babae sa Talisay, Negros Occidental, minaltrato at kinulong umano ng kanyang nanay at tiyuhin dahil daw sa hindi nasunod na utos. Bata sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, kinidnap umano ng kanilang kasambahay. Dalawang lalaking kabilang sa most wanted list ng pulisya sa Maynila at Sarangani Province, arestado. Seguridad at kalayaan sa South China Sea, pangunahing tatalakayin sa trilateral summit ng Pilipinas, Japan at Amerika sa Washington DC. Live updates, tutukan. At ang nakakalamig ulo na witty meme entries ng netizens ngayong tang-init. Wala na naman dito. Unang balita.
Patay ang isang senior citizen sa bayan ng San Vicente, Ilocos Sur dahil umano sa heat stroke. Sa imbestigasyon ng pulisya, natagpo ang nakahiga sa bukid sa Barangay Pudok, si Guillermo Rebula. Sabi raw ng sumuring doktor, posibleng heat stroke ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Wala silang nakikitang foul play sa nangyari. Ayon sa record ng PAGASA, umabot sa 35 degrees Celsius ang heat index o damang init sa lugar. Payo ng Department of Health, iwasang lumabas sa mga oras na matindi ang init. Uminom ng sapat na tubig at magsuot ng preskong damit. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang dalawang lalaking kasama sa most wanted list ng pulisya sa Maynila at Sarangani Province. May unang balita si Jomer Apresto. Paggalapag ng eroplano, agad na sinilbihan ng warrant of arrest ang lalaking ito na mga tauhan ng MPD Station 11. Naharap siya sa 3 counts ng statutory rape matapos umano niyang gahasain ang kanyang minor de edad na pinsan taong 2022 nang magganap umanong krimen sa bahay ng tinutuluyan niyang tiyahin noong nagtatrabaho siya sa Maynila. Kabilang siya sa most wanted list ng Metro Manila. May nag-impo sa amin na somewhere in Surigao, doon siya nagkukubli. And then we have made some intervention para makuha namin or makabalik siya dito sa Maynila. Ayon sa pulisya, isang informant nila ang nagpanggap na mag-aalok ng trabaho sa akusado kaya dali-dali siyang bumalik ng NCR. Ayon naman sa lalaki, hindi siya nagtago at nagulat na lang siya nang bigla siyang kasuhan ng pamilya ng biktima. Gusto namin pareho, sir. Sana mapatawal ako, hindi ko na kaya dito. Ang lalaking ito naman, hinuli rin ang mga tauhan ng MPD Station 11 dahil sa kasong rape. Kabilang siya sa mga most wanted sa Sarangani Province ayon sa pulisya. Yung accused, dito naman siya na malagi sa Maynila. And then meron kaming informant na itong nasabing suspect merong pending warrant of arrest. Namasukan daw ang akusado bilang driver sa isang establishmento sa Binondo. Depensa niya, may relasyon sila noon ng menor de edad na biktima. Nagbunga pang araw ang kanilang ginawa pero namatay na ang kanilang anak. Nag-away lang umano sila ng kapatid ng biktima kaya nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Nananatili muna sa Delpan Sports Complex ang mga nasunugan kahapon sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Nasa 500 pamilya ang apektado ng sunog na yan. Pansamantalang nagtayo ng mga tent doon ang mga residente. Ang ilan naman sa lapag na lang natulog. Nagsimula ang sunog bago mag alas 4 kahapon at idiniklarang under control pasado alas 10 ng gabi. Inaalam pa ang sanhi nito. Paipanibago insidente ng pag-counter flow sa Skyway kung saan may dati ng nagkabanggaan. Ang nahulikam na insidente sa unang balita ni Joseph Morong. Doctor, normal naman daw yung healing. So okay. Sa dashcam video ng isang netizen na ibinigay sa Mobility Network na Visor, kampante nagmamaneho sa Balintawak exit ng Skyway ang nagvi-video. Mabilis ang daloy ng trapiko mag alas 12 ng hating gabi nung Lunes. Chill lamang sana ang kanyang pagmamaneho pero biglang sa kanyang harapan, sumulpot ang isang motor at mabilis na humarurot pa kaliwa niya. Ay putik, may nagka-counterflow sa Skyway. What the... Muntik ko ng bangga. Kinabahan ako dun, ah. Pero kahit siya na ang kinabahan, hindi pa rin naiwasang mag-alala nung nag-video sa dashcam. Baka may mabangga, may makabangga dun. Sa bahaging ito ng Skyway Balintawak exit, muntik magkabanggaan ang motorsiklo at ang nagvi-video. Pababa na ito papuntang Balintawak Toll Plaza. Ang daloy ng trapiko rito ang sinalubong ng rider na nag-counterflow. Hindi malinaw kung bakit niya ginawa ito. Pero habang nasa NLEX kami, may biglang sumulpot na motorsiklo. Pinara ng traffic enforcer pero nagtuloy-tuloy pa rin ito. Maya-maya pa gumilid ang motorsiklo na tila may napagtanto. Hanggang sa bumalik ito. Ayon sa delivery rider na si Jaime, galing daw siyang Makati at papuntang North Caloocan, dapat ay kakanan siya pakirino. Eh, dumiretso, pagtingin ko, ano na, Skyway na, Expressway na. Okay. Mali, dapat doon. Galing ng Balintawak, pag lumampas na sila, akala nila itong punto na yan
ay pwede silang bumalik papunta ng Quirino. Ang hindi nila alam ay makakasalubong na nila yung daloy ng trafiko dito. Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, kahit daw marami silang signage papasok ng NLEX, pumasok ang motor na nakita sa video galing sa A. Boni Monumento. Wala raw napansin ang security guard nila sa Quirino Highway na pumasok sa NLEX mula sa service road. Hindi rin daw nahuli ng Skyway ang rider na dumiretso palabas sa Sergeant Rivera exit. Magdaragdag daw sila ng mga plastic barrier para mas mahaba ito sa pagitan ng lane 4 ng NLEX at Skyway off-ramp para mas mahirap na mag-U-turn ang mga motor. Hiningan pa namin ang pahayag ang Skyway Operations and Management Corporation ukol sa insidente. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Isang SUV na may plakang 7 ang kabilang sa mga tinikitan dahil dumaan sa EDSA busway. Live mula sa Mandaluyong, may unang balita si James Agustin. James? Gang, good morning. Limang sasakyan na hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway, yung pinarat na tikita ng mga tauhan ng SAIC. Dito po yan sa EDSA Mandaluyong ngayong umaga. Kabilang sa pinarat ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ay isang government vehicle ng Philippine National Police. Wala naman silang operasyon o emergency na kailangan tugunan, kaya tinikita ng driver. Wala rin lusot ang tatlong pribadong sasakyan na may logo ng PNP. Sabi ng isang driver, nagmamadali siya, kaya napadaan sa busway pero alam naman daw niyang bawal. May iba pang sasakyan na pinara pero hindi natikitan dahil pinapayagan naman sila tulad ng ambulansya na may sakay na pasyente na iahatid sa ospital at sasakyan ng EOD na may re-respondihang insidente. Samantala, igan, pinara rin ngayong umaga ang isang SUV na may plakang 7. Ibinigay ng driver ang lisensya sa SAIC pero habang tinitikitan ay umalis ang SUV. Sabi ng SAIC, ayaw magsalita ng driver kaya hindi pa malinaw sa ngayon kung may kasama siya at kung kanino ang sasakyan. Igan, sa ngayon ay nagpapatuloy yung operasyon ng SAIC dito po sa area ng Mandaluyong at hindi pa naman nadadagdagan yung mga sasakyan na natikita nila. Doon sa 5 ay yung 4 ay PNP vehicle habang yung isa naman yung SUV na tinutukoy natin na may plakang 7. Yan muna yung latest mula rito sa Mandaluyong. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa maraming dam dito sa Luzon. Kabilang dyan ang Angat, Ipo, Lamesa, Amboklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoir, ayon po yan sa PAGASA. Nananatili pa namang mataas sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat. Sa nakalipas sa 24 oras, tumaas naman ang water level sa Binga at Magat Reservoir. Ingat po tayo, mga kapuso. Ako po si Andrew Pertiera. Know the weather before you go. Para Mark sa Itage. Matapusok. Ngayong kaliwat kanan ng mga summer outing sa mga swimming pool, may paalala ang Department of Health. Alamin sa unang balita ni Oscar Oida. Sa sobrang init ng panahon, sino ba namang di mapupool in love sa mga swimming pool? Tuwing lulublob sa malamig, refreshing at relaxing nitong tubig. Pero wait a minute, gaano man kainit? Paalala ng DOH, huwag kalimutang mag-ingat. Dahil kung ang pool na iyong pagliliguan ay di regular na nalilinis, maraming sakit ang pwedeng makuha dito. You get bacterial infections, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magtae. So very important na reminder sa ating mga resort owners na dinadags. Yan rin daw ang sumasagi sa isip ng inang si Alex, lalo't nagsuswimming lesson sa kanyang anak sa public pool na ito sa Santa Ana, Manila. Inisip ko din talaga din yun muna nung una. Kaya lang, mas gusto kong matuto din yung anak ko sa mag-swimming. Kasi kung hindi natin maiiwasan yan eh, kahit mapapublic, mapaprivate na pool. Pero pagtitiyak naman ng mga namamahala sa nasabing pool, mayat maya raw kung linisin nila ito. Tuwing gabi po, nilalagyan po namin ng chlorine, then sa umaga po, binabakyum po. So araw-araw po siyang nililinis para ma-maintain po yung cleanliness ng tubig. At para makatiyak, bagro nila papasukin ng pool ang mga bata. Make sure po na nakapag-shower po sila, na proper attire po, na naka-trunks, bago po maglublob sa pool natin.
E paano naman kaya ang mga inflatable o pop-up pool na nagsulputang parang mga kaputi ngayong tag-init? Para kay John Lawrence, mas mainam na raw ito kesa mag-outing pa. At least dito raw, di lang anak niya ang mag-enjoy, kundi pati mga kapitbahay niya. Maganda naman kung makapag-vacation ka para hindi lang nandito ka palagi. Kailangan makapaglayo-layo ka rin. Eh kaso, wala rin budget ngayon eh, kaya ito lang muna. Ayon sa mga eksperto, dahil kadalasan hindi treated ng chlorine ang gamit na tubig sa mga ito, wala itong pangontra sa mga mikrobyo na maaaring magdulot ng karamdaman gaya ng pagtatae. Kaya hanggat maaari, iwasan daw ang pagsama-sama ng magkakaibang pamilya sa isang inflatable pool para iwas mikrobyo mula sa ihi, dumi, pawis, laway na posibleng maipon sa tubig. At tulad sa mga public pool, paalalahanan ng mga bata na iwasang makainom ng tubig. Dagdag pa ng DOH. After swimming, mag-shower ka. Soap and water. Thorough shower. Oh, thorough shower. Huwag mong isipin na malinis ka na dahil nag-swimming ka sa public pool. Kung makakakita raw ng mga public pool na marumi at di regular na nililinis, maaari raw itong i-report sa DOH. What we can do is test the water. Kung talagang ginagawa nila yung chlorination and treatment of the water for safety of the public. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Hindi na magkakaroon ng extension ng PUB consolidation at sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niya, makapanayam natin si Piston President Modi Floranda. Magandang umaga ka, Modi! Magandang umaga po, Sir Egan, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. April 30, last extension. Gusto ko lang po malaman at ng marami po, no? Ang piston po ba ay pabor o talagang tutol kayo sa PUB modernization? Bago natin pag-usapin itong deadline, kasi marami na hong deadline, may mga napagbigyan na rin sa mga kondisyon nyo, pero kayo ba ay tutol dito? Ang linalaban na... Ang linalabanan po namin ay yung franchising na consolidation, hindi po yung modernization. At malinaw yung ating position ang pailalim ng modernization ay dapat pailalim ng rehabilitation. Hindi kailangan na bumili ng ubod ng kamumahal ng mga sasakyan katulad ng mga minibus na inilalako dito ng Japan at ng China. Naku, Kamodi, mukhang yung franchising ay bahagi ng PUB modernization. At hindi na humababago, paano po yun? Yun nga po yung isang nakakapagano, Sir Egan, sapagkat ang sinasabi nila sa ilalim ng modernization, ang gusto lang nilang ayusin ay yung ating mga sasakyan. Pero bakit kailangan nilang bawiin? O bakit kailangan nilang kumpiskahin yung ating mga lihitimo mga prangkisa para pahawakan sa malalaking mga korporasyon yung ating franchise? So ngayon po ba ang piston may mga member na ho ba kayo nag-consolidate? Sa bahagi po namin ay halos walang pumasok wala sa po. Consolidation sapagkat ayaw nilang mawala yung kanilang sariling property, yung kanilang mga unit at siyempre yung kanilang hawak nga na prangkisa ay ayaw nilang mawala. Kahit hindi sila pumasok dito, tayo din nilang mabaon sa masyadong malalaking mga magiging utang. Paano po yun, April 30 ang last extension, manguhuli na lang hindi sila kasama sa kooperatiba o konsolidasyon, Karodi? Yun po yung sapagkat sinasabi ng Kongreso na ang DOTR ng LTFRP ay walang karapatan na bawihin yung mga prangkisa ng ating public transport sapagkat ang prangkisa ay hindi ito ay pinagkaloob ito ng Kongreso at ng Senado. Kaya ibig sabihin yan ay hindi dapat mamandato yung ating mga prangkisa ng isang executive order sa ilalim ng 2017-011. Sapagkat yung prangkisa po natin ay galing sa Republic of 4136. Kaya noong February 24, noong karoon po ng hearing sa Kongreso, ay isa po ito sa question ng mga congressman sa DOTR ng LTFRB na anong authority nyo para pagiin yung mga prangkisa ng public transport. So mukhang wala na hong solusyon nito bago mag-April 30. Handa na ho ba tayo magbago ng trabaho, Kamodi? Sa atin po ay handa tayo sa kahit saan
At tahanda rin tayo na ipaglaban natin yung ating legality, yung ating karapatan Opo. Bilang serbisyo at bilang mga mamamayan. Okay. Maiba naman po tayo, samantalin na natin itong tumaas na naman na presyo ng mga produktong petrolyo. Kahapon sabi ng LTFRB, talagang dadaan daw po sa proseso yung hinihingi ninyong ano, dagdag na pasahe po muna. Sa bahagi po natin ay nire-respeto natin yung posisyon ng iba't ibang mga federation. Opo. At sa atin ay alam natin ito ay dagdag kita, no, sa kalagayan ng ating sektor ng transportasyon. Pero mas sa atin, ang panawagan talaga natin ay yung pagbabawas o pagtatanggal ng masyadong matataas na buwis sa produktong petrolyo. Kasi wala ding saysay kung patuloy na tumataas yung presyo ng langis. Lalo na sa ngayon, ang sinasabi mismo ng Department of Energy ay magkakaroon ng mga seri ng mga pagtaas sapagkat yung pagbabawas nga ng supply ng OPEC ano, dito sa ating bansa ay magdudulot talaga ito ng pagtaas ng na presyo ng petrolyo. Kaya sa atin ay dapat masusi ng pag-aralan ng administrasyon ni BBM na yung usapin ng old regulation law, yung trend law, yung iba at saka yung isa-isak sa langis. Opo. Dahil napapanahon na tanggalin yung masyadong matataas sa buwis sa produktong petrolyo. Kamusayin ko lang po kung natanggap niyo na yung fuel subsidy, Kamodi? Sir Igan, yung pong fuel subsidy at yung subsidy o mga ayuda mula po nung panahon ng pandemya, hanggang sa ngayon ay marami pang mga operator ang hindi nakakatanggap ng sinasabi nila mga subsidiya. At isa yan sa nabanggit ano, doon sa hearing sa Kongreso, hinahanap ng mga operator, hindi lamang dito sa National Capital Region, nasa na yung subsidy mula doon sa 2.5 billion na inilaan ng Kongreso. Sapagkat hanggang sa ngayon, Sir Igan, ay maraming may hawak ng mga pantawid pasada card, pero wala po itong mga laman. Kaya hindi yung maramdaman ng mga operator yung sinasabi nilang fuel subsidy. Okay. Maraming salamat po, Modi Floranda, ang Pangulo ng Piston. Ingat po. Salamat po, Sir Igan. Salamat. Ingat din po. Ingat. Samantala, inimbisigahan na ng Department of Environment and Natural Resources ang nag-viral na video ng dalawang lalaking humawak sa dalawang tarsier sa Polomolok, South Cotabato. Darito unang balita ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ano ka mo? Ako ano isa? Tila tuwang-tuwa ang dalawang ito na dumakma sa dalawang tarsier sa Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato. Smile, baby! Smile! Pero hindi ang maraming netizen na nakapanood sa nag-viral nilang video. Nakausap namin ang isa sa magpinsang dumakma ng tarsier. Inilipat lang daw nila ang mga tarsier dahil nililinis nila ang area ng farm ng kanilang kaanak kung saan nakita ang tarsier. Kapit na mo sila maagbasa, napit na sila maibo sa sundang. Anak ko nga, mami, kuhaon na lang nato na, i-transfer nato sa ibang area. Moto, gikuha na mo siya, ma'am, i-transfer na mo siya. After wala kabot ng half hour, ma'am, na-transfer na siya. Pinakawalan na rin umano ang mga tarsier at yan umano ang napapanood sa in-upload na ring video. Nabasa niya raw ang mga komento sa social media at tugon niya, ngayon lang magpasahilo sa mga paan, yung mga nag-gamash, no? Kung para sa inyo nga, mali ang akong dibuhat, pero para sa kuha, tama akong dibuhat, kaya nga naman, kayo, ipasagda na nga ako sila dito, gilipihan ako ang iriyaan nila dito, wala na sila yung makulihan ng good. Iniimbestigahan na ng DENR SOC Sergeant ang insidente at pinag-uusapan ang kanilang magiging hakbang. Ito ang unang balita, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Duguan ang matagpuan ng isang batang babae sa General Santos City. Sa Talisay, Negros Occidental naman, tumakas ang isang batang babae mula sa kanilang bahay matapos maltratuhin umano ng kanyang ina at mga tiyuhin. Narito ang unang balita. Nagpapagaling pa sa ospital ang isang batang babaeng 11 taong gulang sa Talisay, Negros Occidental. Dahil yan sa pananakit umano ng kanyang ina matapos hindi masunod ang kanyang utos ayon sa pulisya.
Sa investigasyon, lumabas na bukod sa nanay ng bata, nanakit din umano ang kanyang mga tsuhin. Ipinasok din daw ang biktima sa kulungan ng mga baboy. Nakatakas daw ang bata at humingi ng tulong sa mag-asawang residente roon. Napagalamang sinimulang saktan ng bata noong siya'y 6 na taong gulang pa lang. Inaresto na ang nanay ng bata pati ang 3 niyang tsuhin. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Natagpuan naman ang isang batang babaeng naglalakad ng walang damit pang itaas at duguan sa isang damuhan sa General Santos City. Ayon sa nakitang residente, humingi ng tulong sa kanya ang bata. Sa investigasyon ng pulisya, sinabi ng tatay ng batang babae na nawala ang kanyang anak habang natutulog sila. Posible raw may pumasok sa kanilang bahay at kinuha ang bata. Nakasuot daw ng maskara at sombrero ang dumukot sa kanya, batay naman sa kwento ng biktima. Sa inisyal na resulta ng medical examination sa bata, nakitaan ang senyales na ginahasa ang bata. Patuloy siyang nagpapagaling sa ospital. Nawawala ang isang batang babaeng 4 na taong gulang sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Kwento ng kanyang mga magulang, tinangay ng kanilang kasambahay ang bata. 2 linggo pa lang daw nagtatrabaho sa kanila ang kasambahay. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Paparating na sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Live mula sa Washington DC, may unang balita kasama natin si Maris Umali. Maris! Igan, mag-aalas 7:30 na ng umaga o ng gabi ngayon dito sa Washington DC sa Amerika at wala nang isang oras ay nakatakda na ngang lumapag sa Joint Base Andrews Airport dito sa Washington DC ang eroplanong lulan si Pangulong Bongbong Marcos para dumalubukas sa kauna-unahang Trilateral Leaders Summit kasama sina Japanese Prime Minister Kishida Fumio at President Joe Biden ng host country na Amerika. Bukod sa makasaysayan, napakahalaga rin daw ng pagpupulong na ito sa gitna ng mas agresibong mga hakbang ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Sa isang U.S. State Department briefing, sinabi ni White House Senior Director for East Asia and Oceania, Mira Rapp Hooper, na isa ito sa mga pangunahing agenda ng naturang pagpupulong. We stand strongly by our alliance commitments to the Philippines, and that is one of the things we will be talking to President Marcos about when he is in town. Of course, this trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue. Basic diplomatic norms and relationships. We've asked Ecuador to work. Ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, nitong nakarang linggo lang, nagsagawa ang 3 bansa kasama ang Australia ng quadrilateral joint naval drill sa South China Sea at asahan daw na mas marami pang ganyang pagpapatrolya ang makikita sa hinaharap. Sa isang press briefing, sinabi ni U.S. National Security Communications Advisor John Kirby na nababahala ang Amerika sa mga nakikita nilang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Kaya kung sakali mang magsagawa ang mga bansang ito ng joint patrol, wala raw dahilan ng China para umalma. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea. Well, I think they've already reacted and already have said quite a number of things. But, you know, as our defense secretary said, whatever we do with our allies is our business. At the end of the day, the rule of law, the respect for international law and the respect for the arbitration award is all that we are really looking at. And we have all of these countries that have come into the picture who are supporting us. We are expecting all nations to just simply follow the right path. And we're hoping that China will look at it in the same way. All of these things that we're doing
is precisely in that direction. You know, for so many years, the Filipino patience has been stretched to the limit. Paglilinaw ni Ambassador Romualdez, hindi layo ng mga hakbang na ito na magkaroon ng alitan sa anumang bansa, kundi makiusap lang na sumunod sa international rules-based order. Bukod sa pagpapahayag ng common vision para sa isang malaya, bukas, mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region, inaasahan din daw na mag-aanunsyo rin ang tatlong leader ng mga bagong inisyatibo para mapalakas pa ang energy security, economic and maritime cooperation, technology and cybersecurity, gayon din ang pamumuhunan sa ilang malalaking proyektong infrastruktura. Dagdag ni Romualdez, inaasahang makalilikom ng 100 bilyong dolyar na investment sa ating bansa ang trilateral summit na ito sa loob ng 5 taon. Sa biyaheng ito, may hiwalay pang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay President Biden at nakatakda rin niyang makapulong si Defense Secretary Lloyd James Austin III. Samantala, mga kapuso, ilang araw naman po bago ang nakatakdang trilateral leader summit ng Japan, Pilipinas at Amerika dito sa Washington DC ay nababahala ang mga tagapag-asa island sa paglapit sa kanila ng mga barko ng China. Nitong Lunes, halos dumikit sa mga bahura sa paligid ng isla ang barko ng China Coast Guard. Noong araw ng kagitingan naman, dumaan sa parehong lugar ang isang Chinese fishing militia vessel. Ayon sa isang Pilipinong mangingisda sa Pag-asa Island, unang pagkakataon itong nangyari. Dati raw halos hindi umaalis ang Chinese vessels sa may kanlurang bahagi ng isla na nakaharap sa kanilang artificial island sa Subi Reef. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakalapit sa isla ang barko ng China Coast Guard o CCG pero walang ibang ibinigay na detalye. Giit ng China, illegal na inuokupa ng Pilipinas ang Pag-asa Island dahil sila raw ang may sovereignty sa lugar. Ang Pag-asa Island ay matagal na pong inuokupahan ng mga Pilipino at bahagi ng Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Samantala, mga kapuso, sa iba pa rin pong balita pero dito pa rin po sa Amerika ay nauwi sa engkwentro ang paninita ng mga pulis sa isang motorista na hindi umano naka-seatbelt papasada ng UB Express overseas. Roll the window down. What are you doing? Sa body cam footage, makikita ang paglapit ng Chicago police officer sa motorista na hindi umano nagsuot ng seatbelt habang nagmamaneho. Do not roll the window up. Now. Open the door now! Open the door now! Ilang sandali lang, nagpaputok ng baril ang lalaking motorista. Gumanti naman ang mga pulis na nagpaputok umano ng halos 100 beses. Nasawi sa ospital ang motorista. Sugatan naman ang isa sa mga pulis na tinamaan ng bala. Patuloy na inimbestigahan ang insidente. Sa Chile, usap-usapan sa social media ang higanteng tahong na nasisid ng isang scuba diver. May timbang ito na mahigit 800 grams at haba na mahigit isang talampakan. Ang giant mussel na ito ay karaniwang makikita raw sa Pacific Ocean sa bahagi ng Peru hanggang sa Beagle Channel sa South Chile. Nasa 200 loggerhead turtles naman ang na-rescue sa Cape Town, South Africa. Ayon sa mga eksperto, mula Pebrero hanggang Hulyo, napadpad sa dagat ang turtle hatchlings o mga bagong silang na pagong mula sa kanilang mga pugad. Pero dahil sa masungit ang panahon doon, inaanod pabalik at stranded sa dalampasigan ang mga pagong. Sa ngayon, i-rehabilitate ng Animal Rescue Center ang mga pagong sa loob ng 9 buwan bago sila pakawalan sa dagat. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. What you see is what you get. Yan ang hirit ng Asia's multimedia star na si Alden Richards sa nag-viral na posts nang nagpag-attend niya sa birthday celebration ni Catherine Bernardo. Sabi ni Alden, hindi naman nawala ang friendship nila ni Kat over the years. Present si Alden sa birthday celebration ng actress sa Palawan at naging usap-usapan ang kanilang sweet moments. Oozing with chemistry rin ang dalawa nang sorpresahin ni Alden ang kanyang hello, love, goodbye leading lady sa post-birthday celebration. I was invited and syempre it was part of her post birthday celebration, so with friends and family. Masaya naman yung naging experience, and you can see how happy Kath is right now.
Bising ngayon si Alden sa taping ng biggest family drama series of 2024 na Pulang Araw. Minahal ng araw niya ang kanyang karakter. First time daw ni Alden na naka-eksena si Kapuso drama king Dennis Trillo. Ganun pala siya. Medyo mabigat siya. Kaya nga medyo malat ako ngayon kasi a lot of shouting, a lot of emotional scenes. First day namin nagka-eksena ni Kuya Dennis. Wow. Kahapon. Never pa kayo nag-work ni Dennis? Never, never. First time. So first time? First time. Kaya siya Dennis Trillo. Yun yun. I mean, nakita ko yun kasi ang hirap din ng role niya. Mahusay talaga. Idol din talaga si Kuya Dennis. Bukas na ang pilot episode ng Game On Podcast. Yan ang kauna-unang sports podcast ng GMA Integrated News. Makakasama niyan sina 24 Horas Game Changer host at NCAA anchor Martin Avier, sports commentator Anton Rojas at NCAA analyst Martin Antonio. Maasahan sa Game On ang iba't ibang pananaw sa larangan ng sports, maging ang interview sa mga atleta, coach at iba pang sports personalities. Available po yan sa iba't ibang streaming platforms tulad ng Spotify, Google Podcast at Apple Podcast. Mapapanood din ang Game On sa Facebook page at YouTube channel ng GMA Integrated News. Dahil din sa atin din ang init ng panahon, in-adjust ang oras ng pasok ng ilang eskwelahan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Susan, nandito ako ngayon sa labas ng Arellano High School at Regidor Elementary School sa Maynila. Karamihan sa mga nakausap nating estudyante at magulang ay pabor naman sa mungkahi sa pag-adjust ng oras ng pasok ngayong panahon ng tag-init. Dahil panahon na ng tag-init, minungkahi ng Department of Education sa mga paaralan na i-adjust ang oras ng pasok. Halimbawa sa Maynila, mula alas 6 na dapat ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang oras ng pasok. Si Lola Mona na naghahatid at sumusundo sa apong nag-aaral, pabor naman sa mungkahi ng DepEd pero may agam-agam. Kasi nga ako, maandong kasi tag-init kaya maaga sila pinapasok. Mula kasi sa 7 a.m. to 12 noon na pasok ng kanyang apo sa grade 1, magiging 6:30 a.m. hanggang 9:30 a.m. na lang ang pasok. Ang mga estudyante, nakukulangan din sa oras na dapat sana ay para sa klase. Yung advantage po, mas maiiwasan yung dangerous ng heat index. Pero yung disadvantage, mas nababawasan po yung capability ng mga students na matuto. Meron naman po, kaso nga lang po onte. Kaso nga lang po onte, dahil po iniba yung schedule dahil po sa init. Dito sa Arellano High School, pinaka-apektado ang mga nasa grade 8 at 9 na dating panghapon ang pasok at ngayon ay magiging pang-umaga na. Ay naman sa pamunuan ng Arellano High School, nagpapatupad sila ng blended learning para hindi magkasabay-sabay ang pasok ng mga estudyante. Halimbawa, pare-pareho ang pasok ng grade 7, 10 at 12, habang pare-pareho naman ang grade 8, 9 at 11. Samantala, Susan, sabi ng pamunuan ng paaralan na nakausap natin, posible pa raw mabago ang schedule ng kanilang pasok sa susunod na linggo. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Teacher. Surprise! May pa-quiz po tayo! Well, Teacher Shaira, syempre dapat makondisyon na agad ang isip niyo pagpasok. Kaya heto na ang UH Quiz B! At nasa Raha Suliman Science and Technology High School sa Maynila nga si Miss Lynn at si Kim para hanapin ngayon ang susunod na UH Quiz B Champion. Miss Lynn, Kim, simulan na natin yun. Kaya pa ba ng boses mo, partner? Kailangan ko ata mag-quiz. Ayan na! Dito na tayo, yay! We are on air, Kim! Good morning, mga kapuso! Balik eskwela na kayo. Nagbabalik ang paboritong segment ng mga estudyanteng Bibo sa tanungan. Kaya ngayong umaga ay kikilalanin natin ang magiging bagong kampyon dito Naku. Sa UH Quiz B. Ayan, kikilalanin natin ang dalawang magkaharap ngayong umaga. Ito na siya. Ang first one is a grade 11 student at 2024 Inter Manila Quiz B champion, Adriel Macaspa. Wow! Ayan, so ang kanya naman makakatapat ay grade 12 student at 2023 Science Mont Quiz B 4th placer. Walang iba si Andrea Trinity Valenzuela. Yay! Walang pa ka naman natin si Andrea. Nice!
Nakakatuwa yung dalawang mm-hmm. contestants natin. Thank you, Andrea. Thank you, Adriel. Thank you. Okay, so ganito ha. Unahan lamang sa pagsagot sa kada tanong. 10 points each naman para sa difficult. 10 points each sa easy round and 50 points each sa difficult round. So merong 10 seconds para sumagot after pumindot ang buzzer. At kapag mali ang sagot ay maaaring mag-steal ang kalaban. Okay. Ayun. Siyempre pagkatapos ng easy and difficult round. Yes. So ang maunang makapunto, so may pinakamataas na punto, yes. So magkakaroon ng 5,000 pesos. Grabe! At siyempre meron ding gold medal. Yes! At siyempre meron naman tayo uuwing luha. Dahil for me, uh-oh, kaya silang panalo. Of course. So ang susunod dyan, magkakaroon ng 3,000 pesos, yes, at silver. So yung runner-up natin, 3,000, mm-hmm, the winner would have 5,000 pesos. Para, yes, tulungan naman tayo mag-verify ng tamang sagot, mga kasama natin mga quiz masters from Raja Suliman Science and Technology High School, si Sir Kent and Sir Joseph. Maraming salamat, sir. Hello, maraming pong salamat. Kaya ito, simulan natin ang easy round, students. Ano, AJL and Andy. Ito na, kamay sa baba. Kamay sa baba. Okay. Unang tanong. Ano ang pangalan ng tinuturing ngayon na pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Go, Andrea. Cebu Cordova Link Expressway po. That is correct! Yes! Cebu Cordova Link Expressway. Okay, we're off to a good start. I love it. Okay. Ayan ang second question natin for easy round. Ano ang pangalan ng isang kabesa di barangay na namuno sa pinakamatagal na rebelyon sa kasaysayan ng Pilipinas? Francisco Dagohoy po. Can you repeat that answer? Francisco Dagohoy. Francisco Dagohoy is correct. Good job, Andrea. Ang galing ni Andrea. Oo, pero magaling din si Adriel. Medyo bagal. Bilisan pa natin, Adriel, pero kaya. Okay, just wait for us to say go, okay? Yes. Okay, third question. What is the special type of intermolecular force exhibited by dipoles with hydrogen atoms bonded to oxygen, nitrogen, or fluorine? Go! Hydrogen, yes, bond. I'm sorry? Hydrogen bond. Hydrogen bonds bond is correct! Wow. Nice one, Adriel. Good job, Adriel. Fourth question. If 50% of number is 30, then what is 75% of the same number? Yes, Adriel. 45 is correct. Nice. Very good. Wow, good to Adriel, huh? Kasi 75% of, yes, 60 is 45. Indeed. Okay, last question for the easy round. Pantay sila ngayon, kaya eto na. Ano ang pangalan ng mountain goddess na ayon sa Philippine mythology ay tagapagbantay ng Mount Arayat sa Pampanga? Go! Maria Sinukuan po. Maria Sinukuan is correct! Grabe! Parang mainit ang laban, pinapawisan ako. Okay, so sa easy round, eto na, recap natin ha. Si Andrea may 30 points, si Adriel may 20 points. But remember, we are going straight to the difficult round where each correct answer, makakakuha sila agad-agad ng 50 points. Kaya ito na ang laban. Ayan na. Okay. So, Adriel, Andrea, are we ready? Yes, but... Ready now. Excited ako for this one. Yeah. All right. The first question is this. What is the name of the Philippines' second cube satellite launched on February 21st, 2021? Go! Maya 2. It's actually Adriel, yes? Maya 2. Maya 2 is correct. Nice. Parang ang bilis ang trabaho ni Sir Kent and Sir Joseph. Eh. Proud lang sila tumitingin ngayon. Eh. That's good. Ayan, so ating second question for difficult round. Uh-huh. Ayan, anong bansa ang kilala bilang Land of a Thousand Lakes? Finland. Adriel? Finland. Finland. Finland is correct. Yan. Grabe. So ngayon, ang laban natin, pabilisan ng ano. Pabilisan na, kasi parang alam nila lahat. Alam agad, pero again, just wait for us to finish the question. Yes. Pero tama naman. Okay, this one, the third one is this. EDCA is a key pillar of the U.S.-Philippines Alliance which supports combined training exercises and interoperability between our forces. What does EDCA stand for? What does EDCA stand for? It's a key pillar of the U.S.-Philippines Alliance, which supports combined training, exercises, and interoperability between our forces. What does EDCA stand for? Ito na ha. So we are 10 seconds up already. All right, 10 seconds up. The answer is actually Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yeah. Or rather, I think this is cooperation. Tama, sir, no? Cooperation. Enhanced
Defense Cooperation Agreement. All right. Yeah, nakalagay okay. dito corporation. Actually, nagulat tuloy ako. Okay. Kahit ako, hindi ko alam. Okay. Ah, hindi ko alam. Dapat alam natin yan. Okay. Yes. So, okay. And number four, question. Fourth question natin. Anong pangalan ng itinuturing na bilang de facto pangalawang pangulo ng Pilipinas para sa pamahalaan? Para sa revolusyonaryo? Para sa revolusyonaryong pamahalaan na inulod sa konbensyong Tejeros. Mariano Closas po. Mariano, sorry. Again, can you say it? Mariano Closas. Is that acceptable, Mariano, sir? Mariano Trias Closas. Can you repeat Mariano that? Trias Closas. Mariano Trias Closas, is that okay? That's acceptable, yes? Puede, okay, all that right. is acceptable. The answer is actually Mariano Trias E. Closas. Wow. But you are also, yes, that's correct. Okay, eto na. Napapinapawisan ako kasi ito yung last question natin. Okay, guys. Makinig, makinig. The area of a rectangle, if you have pen and paper, or the area of a rectangle is 396 square centimeters. If the length of the rectangle is 22 centimeters, what is the perimeter of the rectangle? Go. 80. I'm sorry? 80 centimeters. 80 centimeters is correct. Wow. All right, so ano na ang ating, ano na ilita po yung ating ano, score. Alright, ayan. So ang ating score, Andrea got 80 points. And Adriel got 170. 170 points! Ang winner natin si Adriel! Okay, dito, Andrea and Adriel, sir, I think it's time para yes. ma-award na ang ating mga winners because both of them clearly are winners. Yes. Andrea, you gave a really good fight. Congratulations. Andrea got the silver medal and meron kang 5,000 pesos. No, 3,000 pesos muna si Andrea. Si Andrea muna, sorry. Yeah. All right. Uy, mga kaibigan mo, mukhang narinig ko na. Papalibre. Mas mga friendship na to. And of course, ang ating winner yes. ay si Adriel, sir. Ayan, congrats, Adriel. Congrats, so Adriel. So meron ka 5,000 pesos. Give me your hand, alright? 1,000, 2,000, 3,000. Talagang pinilang mo, para sigurado, wala mong pa. Sure. Oh, sure na, sure. Maraming salamat, sir. Sir thank Joseph, so Sir much. Ken, thank you, Andrea, for maraming joining. Congratulations to both of you. Ang galing nila, grabe. No? Grabe yan. So abangan ko anong school pa pupunta ng Crispy at tatanggalin yung kampiyon. Dito sa pinaka, well, pinaka masaya morning show yes. sa umaga. Walang iba kundi ang Unang Hilig! And congratulations sa ating mga estudyante na si Adriel and Andrea. Sa mga estudyante ng Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute Incorporated sa Dasal, Pangasinan, kita-kita po tayo. Present na inyong morning opa sa inyong 76th founding anniversary. Makasama ko po ang ilang Sparkle artist at makiki-attend din ako sa JS Prom. Bukas na po yan, Friday, April 12, 7 p.m. See you po there, mga kapuso. Wow. At ito na nga, partner! Uy, magpa-prom ka? Oo, oh, ako yung ano doon. Ano ba yung mangara na ako doon? Wow, okay. Pero hindi, anyway, partner, hindi pa natin napag-uusapan yung recent trip mo sa South Korea eh. Nako, parang nakita ko sa post mo. Kilig na kilig ka doon. Bakit? Oo, totoo. Kasi ang ganda ng balik ko dito sa South Korea. This is your second trip? No, third oh, yeah, time right. in South Korea. Tapos ang ganda kasi sakto yung cherry blossoms, talagang full bloom na sila. Ang ganda nito. Sabi nila delay daw yung ano, delay daw yung pag-ano ng cherry blossoms, pero ito yung dating namin sakto. Ang perfect yung view. You and the just the shot. Diba, amazing. Tapos basta lahat ng nadadaanan namin puno ng cherry blossoms, sobrang romantic na. Tapos sasabayan mo pa ng pinipisil ako ng ganon, sasabayan mo pa ng magandang music ng BTS. Ano ganon. Pa? Kwento pa ng iba. Itong yes, mga photos ayan, sa to. Ayan, itong photo na yon yung magandang puno, sa labas yun ng naging location, naging set ng Hotel Del Luna na K-drama. So, nakakatuwa kasi sakto meron dong magandang cherry blossoms na tree. Yung una kong pinost. Ano and yung then yung Sunchon ba yun? Sunshine Village. Yeah. Yun yung filming set ng iba't ibang mga K-dramas like Pachinko, Siliminho, Tomorrow, Baker King na nagkaroon din ng Philippine adaptation and tayo. And the list goes on. Yes, madami. At syempre, ayan, yan yun. Yan yung set ng Pachinko. Sas ito, nag-ano ko, TG, ano yung sa Squid Game? Yung parang kailangan mo ma-flip yung dyaryo. Tapos ito, Jewel in the Palace. Ang daming nakakatuwa, sobra.
Kitang-kita naman doon sa mga photos. Oo, oh, then nag-Purple Island din kami. What is that? Naku, ito lang ha. Alam mo, as an ARMY talaga, pag fan ka ng BTS, anything purple, masaya ka na makakita niyan. So, yan yung pinuntahan namin. Tapos kaya ako naka-purple dyan kasi sabi nila, libre daw kapag naka-purple ka. Oh, so, libre nga ba? Oo, libre. Tapos dinala ko yung ARMY bomb ko. Ayan. So, lahat yan sa akin. So, natutuwa ako kasi parang sobrang... Parang alam mo yon yung purple heart ko, sobrang happy. And yun nga, shinare ko yan sa mga co-armies ko. Na sobrang natuwa rin sila kasi nga sabi ko, this one is for you guys. Kasi malayo yung Purple Island from Seoul sa mainland. Kita mo naman yung excitement mo sa pagkwento. Tuloy-tuloy, wala siyang preno dahil nagsascream yung fangirl inside my yes. partner. Pero parang extra special yung trip mo. Sino bang kasama mo dito? Ay, nako! Walang iba! Ako hindi si Miss Vicky Morales! Yun! Oh! Grabe, sino mag-aakala na makakapag-host ako ng segment with Miss Vicky! Miss Vicky Morales, yes. No? Alam mo, partner, ang dami ko pang gustong i-share. Kaya tumutok kayo sa 30th anniversary special ng Good News! Abangan niyo po ang South Korea adventure ko with Miss Vicky Morales this April 20 and April 27 po yan. Aba, dalawa? Yes, partner. Good News sa South Korea mapapanood sa GTV ng 9 p.m. Exciting! Alright! Sobrang sweet ni Miss Vicky. Tuloy natin yung kwentuhan natin. At saka may gusto kong marinig about Miss Vicky. Ay, abangan nila yan. Sa kwento mo pa lang, parang gusto ko na uli mag-travel, partner. Yes. Ang saya kasi talaga, lalo na pag may music na summer vibes. Correct ka dyan. Eh, tara na! Alik ka na! Pumasyal na tayo, again? Partner. Oo, kasi this morning, sama-sama tayong magsa-summer travel, okay? Yes! Eto, magta-travel tayo habang nagja-jami. Ang makakasama natin, ang trending duo na nakaka-good vibes naman talaga. Yan sina Waltz at Kuis Jerome at this morning, sila na ang sasagot sa ating summer travel, Yoki. Galing! Beach vibe! Gigil na ba sa init? Nako, kami rin gigil na mamigay ng 5,000 pesos dito sa Anjo! Hit the jackpot! Para sa mga kanina pa nakatutok sa TV, this is all for you, Anjo. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Ito na mga kapuso. Ang sarap niyan sa mainit na kanin. Seasoning, ito na po. Ilista na mga numerong 0953-657-9509. Ulitin ko mga kapuso, 0953-657-9509. 5,000 pesos po naghihintay sa maswerteng kapusong tatawag dyan. Call me. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Uy! Tama na tayo sa sayaw. Oo nga, oh, ito naman. Ito na ang ating namo naman, Kaloy. Simula nung nagsimula tayo kanina, 5:30 ha? Hindi na uubos ang pila sa trending pares ni Diwata! Seryoso ba yan? Ay, grabe naman talaga. Ang sabi ganda rin ng kwento ni Diwata, alam mo, partner. Hindi naman basta boom agad ang negosyo niya. At ang dami niyang pinagdaanan bago maging ganyan. Ay, totoo. Very inspiring talaga, partner. Kaya puntahan na natin ulit si Chef JR with Diwata ng Pares. Chef, ano pa bang matitikman natin dyan? Tikman na yan! Hi, Diwata! A blessed morning, mag-partner dyan. Shaira, correction ha, 5:30 ng umaga tayo, Mere, pero dumating kami dito mas maaga pa. Mahaba na talaga yung pila. So, ganun, testament na talaga namang buong magdamag, buong araw talagang pinipilahan ang ating Diwata ng Pares. Correct. Sabi nga natin, success story talaga yung pinagdaanan mo. Kanina nabanggit natin yung subok lang, no, Diwata? Oo, subok lang. Huwag lang tayo sumuko sa hamon ng buhay. Totoo. Kasi darating din ang panahon na ayon sa atin ang panahon. Kaya kailangan take chance. Yes. Mag-invest ka sa sarili mo. At ito, kagaya ng mga kasama natin dito, tanongin nga natin. Kasi, syempre, kanina tinikman ko na yung Pares Overload. Hmm. At marami pa tayong ibang ino-offer. Marami pa, oo. Tingnan nga natin, sir, excuse me po. Kasi meron tayo ditong Bulalo. Pares Bulalo. Pares Bulalo. Eh, si sir, yun yung order sakto. Sir, kamusta po yung Pares Bulalo natin? Ay, masarap po. Masarap? Sobrang opo. Taga saan po kayo, sir? Taga Quiapo po. Quiapo lang? Oo. Pero gaano kayo kadalas dito nadayo? Lagi naman. Pag may madalas. Oras o pag galing ako work. Okay. Alright. Panalo ito. Bukod dun sa Pares Bulalo natin, meron din tayong Seekin. Seekin Joy, tama. Seekin Joy at saka syempre yung ating Pares Limpo. Pares Limpo at yung kanilang jambong Longganisa. Alright. Napakasarap. Mga kapuso, tuloy-tuloy lang yung mga solid at talaga namang legendary
food adventure natin dito sa inyong nag-iisang pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Mas malaki pang misyon ng GMA Integrated News, pagtatampok dun sa mga istorya na nagbibida dun sa talento ng bawat Pilipino, kayang-kaya makipagsabayan sa buong mundo. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Teka muna, excited ako. Ngayon ko lang narinig to eh. gano'n ka kadalas nag... Ayan, nabulol tuloy ako. Gano'n ka kadalas nakikipag-date? Ako, wala namang ano, hindi naman siya yung super tipong every week or ano. Kapag ka lang may sinabi sa akin, tapos syempre tatanungin mo yung tungkol dun sa taong yun, and pag sa tingin mo, sige, try natin, yun. Pero siguro wala pang lima. Ay, mga ganun pa lang. Hindi nagmamadali. Oo, si Ada. Pero, marang, tsaka ano lang. Ako, parang very ano, kalmado. O, kalmado lang. Kasi pag pinipilit mo, minsan ano pa eh, mas lalong hindi nagtutuloy-tuloy eh. Diba? So, mas maganda rin yung daanan mo yung friends muna kayo, ta super, you're just yourself. Yung hindi ka ilang or hindi ka, walang pressure na mag-work kayong dalawa. Pero, pag nagde-date kayo, kayo lang dalawa? Nung ka-date mo or gusto mo may mga kasama kayo munang friends para ano, chill? Alam mo, may mga na-date ako na kaming dalawa lang. Although yung very ano, very relaxed, ganyan. Mm-hmm. Pero meron din lately ah, mas na ano ko na group pagka yung unang meetup nyo. Oo. Group. Para rin ano, walang pressure, mas walang pressure. Oo, para yung fun lang, no? Kaibigan muna. Mm-hmm. Oo. Tsaka ano kayong dalawa, pareho kayong as in, lalabas yung pagkakalug ninyo kasi syempre andyan yung mga taong close mo na talaga. Mm-mm. Mas ano no, parang feeling ko mas less yung best foot forward kung marami kayo. Yung fun-fun lang. Mm-mm. Totoo. Actually ako, never ako nag-best foot forward. Pero usually kasi pagka first time mo ma-meet, medyo may pagka-stiff ka, di ba? Oo. Siyempre tinatansya mo yung tao eh. Oo. Teka, so na-realize ko lang na kapag ka-group, mas ano, mas mabilis mong nakikita na ah, ganito pala siya. Mas lumalabas yung personality. Oo. Yun, maganda yun. Teka muna, may dating tips ka ba? Dating tips? Ako, yun nga, kapag pumunta ka doon, relax ka lang. As in, ipakita mo, be yourself. Be yourself talaga. Kasi ganun din eh. Doon din naman mapupunta yun. Lalabas din yun ka... eh. Oo eh. Tsaka para ano, para ma... Hindi, wala nang paligoy-ligoy pa, kumbaga. Kung hindi kayo swak, edi move on ka sa next. At least may bago kang friend, diba? Oo, may certain way ba na ako kasi pag first date, second date, ganyan, nag-aayos talaga ako. Like, yun yung pinaka-best ako yung, forward ko. Ako usually, yung the normal way kung ano, normal bees ko, normal adult. Doon kasi ako naman, may pagka-maarte din ako. So, kapag lumalabas ako, yung medyo nag-